So, ito po ay magiging review sa mga members na actually si ma'am, pa-congratulate natin, kumuha ng platinum si ma'am. 16 million ang dalang ginuhan. Wow, grabe. Okay, so ito po yung mga usuals natin. Habang nasasalita po yung power speaker natin, please po, makinig po tayo maigi kasi marami tayong makukuha rito. Okay, na knowledge, okay. Pwede natin impart sa mga kabilang natin. At pag meron siyang simple joke, kung okay lang, ay, naman, mag-smile naman kayo kung hindi nyo whatnot. So, mahirap po kasi maging speaker. Yung energy talaga na-absorb. So, kailangan kayo din mag-respond. Di ba? Tapos, pag okay yung tanong niya, kailangan may konting sagot kayo. Pwede ba yung yes niyo, medyo pakandarin niyo yung pag-yes niyo? Okay? Kailang yes. Kung dapat lang. Sample nga. Yes! Bumaho yung air ko na. Joke lang. No? So, kailangan sumasagot din para hindi kayo mapanis din. No? Baka mag-uuyo niya yung man. So, anyway, so yung house rules natin, okay, may tradition din po kami dito. Kapag sinabi namin isang million, kailangan palakpak nyo sabay, pati paa. Okay? Tapos may kasamang woo. Lupita. Sige nga. Isang million! Parang popcorn lang eh. Sabay-sabay. Woo! Sabay-sabay. Woo! Ganun. May tradition kami dito. Pasensya na kayo. Para mag-impulto ito. Ano? Sabay-sasabay lang. Kasi, ano ba ito, marami kami ng baliw na ganito. At ang dami na aking bigita ngayon dito sa JCP niya. So, dala lang nung mapaliwan na yun. Ano? So, sunod-sunod ka lang kayo. Ano? So, ulitin natin. Sa milyon! Yun, lalaksan yung parang pag-ibato. Okay? So, anyway, yung ating power speaker is an international speaker. Ano? Siya po ay nagpunta sa ibang panig ng mundo para i-open ang mga branches ng JCP niya. So, Jay's Premier, okay, pagmamaaari ni Jonathan So at saka ni Carlito, mga dagdang. Kaya JC, okay, ni Jesus Christ, ha? JC Premier. So, Jonathan and Carlito, mga dagdang. Okay, yung power speaker natin, grabe itong tao na to. Okay, napakagwapo. Napakagwapo. Sino mga dalaga? Dalana. Kunti lang, alamang niya sa akin, mga tatlong palilo lang. Grabe ito. Ako'y billionaryo. Billionaryo po ito, grabe. Ito po ay nagmayari na ng mga kumpanya. Marami siyang investment. At ginagawa niya kayo sa Premier bilang isang international speaker. So, ginabayaran po yan ng malaki. At malaki din ang binibili niya na network sa JC Premier. Actually, he was once a top earner of JC Premier. Just, I think, this year. Okay? So, napakagaling. Pag sinabing top po, yung 100 million po yan. So, ang swerte natin na dinalo tayo, so please, dapat attending tayo lahat. Okay lang ba yun? Yes. Kasi, hindi naman lagi kayong kumpanin. Ano ba tayo pinikinig ng mga ganitong klase ng business? Okay? So, malamang magiging awakening sa iba yan, sa mga hindi pasanay. Ay, yung mga sanay na mamaten, sino pa pala yung pinikinig dito ng maten? Kasi may pagkain ba? Wala naman talaga. So, basta maging ganyan lang kasi malaking tulong sa inyo ito. Kasi kagaya rin namin kayo dati, nakaukulang din dyan. Tapos nakinig lang din. Para kami nakik na. Kasi paglabas namin, baliw na kami. Wala na kami sa katinuan. Kaya sa akin mamaya, baka may iba sa inyo tatawin na lang. Basta sa kansado lang kami. Okay? So napakaganda ng i-represent ng business. Okay lang ba na... Okay? So, ayan. Ma'am, makaupo kayo. Pasok kayo. Welcome po kayo. Welcome po, pasok po kayo mga aming guests. Buti na karating kayo. See? So, dumadami na po tayo dito, no? Gagawin natin itong araw-araw, later on. So, ang ganda kasi ng business. Dito po sa business namin kasi, pinapasok ko ng kung sino-sino lang. Kahit ano, mga employed, okay? Mga OFW dati, mga OFW, mga agent, mga bata pa, pwede po rito, kahit sino. Kaya mapapansin niyo po, pinag-alo-alo na tayo. May mga model, may mga artista kagaya ko. Na, hindi niyo bang ma-recognize? Yung sa tabing ilog dati. Hindi na. Sa DMA. Sabi yung mga arwana. Okay. So, hindi ko na patatagalin. So, i-welcome naman natin yung power speaker natin. So, okay lang po ba? Mag-participate ko lahat. So, ano ba talaga? Keep an open mind. Be an empty cup. Ano man ang sabihin ng speaker natin dito, i-absorb nyo. Kasi lugi kayo pag sarang isip nyo. Paano kung ito pala pwede kong bago ng buhay mo? Okay? So keep an open mind. Pwede pa yun? Kung ikaw dati may alam na sa ganito, yan yung recute, download, upload. Hindi mo pala naintindihan.
So kailangan intindi mo to kasi ilang beses ka na naiimbitan sa ganitong seminar, hindi pa rin iintindi. Pero mind you, ako rin, dati, 1 year bago na kumisi sa JC Premier. Kaya lang, dumating sa point na sineryoso namin ito. Hanggang nagkaroon pa rin ng libreng sasakyan. Ako po ay nakahit po dito ng tatlong sasakyan. Yes! Una, hindi ako paglabas ng kotse, kaya big bike na lang. Tapos dalawang kotse. Okay, Dan? And early next year ulit, ay isang maganda na namang sasakyan. Ang sarap eh. Exciting, excited ka rin. Excited din ba kayo mabago buhay nyo? Yes! Sumagot naman kayo. Yes! Yan, so hindi ko na matatagalin. Ang ating power speaker ay naka-ready na. Artistahin daw, grabe. Napakabagwapo, napakabuno. Okay, at napakagaling niya. Yung wisdom niya, ang daming mo. Yung mabibitawan niya rito mga paglatag ng business. Tignan mo, baka kaya mo. At sigurado ko kaya niyo. Okay? So bigyan natin na 1,000,000! Ay, naku. Grabe. International speaker to. Milyones sa kinikita nito. Dapat naman yung pinag-edit naman. Tarde tayo mabaya. Okay? At marami pong parating eh. 1,000,000! Yan, 2,000,000! Wala na yung buha. Nakita lang dito. Yan, ba yan? Isa pa. Bigyan mo na magkakataon. 1,000,000! 2,000,000! 1,000,000! 1,000,000 para pakalaan. House speaker, Mr. Andy Gatchalian! Grabe na! Si Marlon. Kaya nang mas malinaw. Pero nakikita niyo po ba? Yes, malinaw po. Okay. Anyway, thank you kay Marlon. And muna sa lahat, maraming salamat po sa inyo dahil nagbigay po kayo ng oras at panahon. And then I know na gayong oras, dapat na sa bahay or nagpagayin na. Okay, pero so, anyway, so once again, pakilala ko sa sarili ko, my name is Tindong Dantes. Yes. Parang sila sinabi ko, Arnold. Parang nakawas ko, okay, hindi ba maan, hindi ba Tindong? Okay. So, once again, my name is Anthony Gatchalian. So, hindi ko po masyado papatagalin, bibinisama na lang po para hindi naman po kayo masyadong gabi. Umagay lang po tayo. Okay po ba yun? Okay na yes. Po tayo. Sa'yo. Yun, mas maganda. Yan, mas okay. Ako naman, para magkaroon lang po kayo ng idea, same scenario, na-invite din po ako sa gitong seminar, and then I'm so blessed dahil meron pa lang gitong opportunity. Okay? And alam po, meron kanya-kanya tayong reason kung bakit nandiyo dito. Okay, maaaring iba na-invitaan because of this product, or baka naman iba na-invitaan because dahil doon sa opportunity or pwede po kayong kumita. Okay, malamang ganun siguro yung pagkakalo. Okay naman dito, baka naman inimbitahan mo kayo dito na ang sabi kakain. Tama? Ngayon ba? Pagpasok mo dito, wala namang pagkain. Yan. So, kanya-kanyang reason kung bakit nandito dito. Ako naman, para magkaroon kayo ng idea, bago naman po ako na-involve, meron din po akong hanap buhay. So, meron po kami negosyo niya. Okay, yung negosyo ko namin, malamang kilala niyo rin po yung negosyo ko namin. Kilala na rin po sa buong Pilipinas yung business ko. And then at the young age, at 10 years old, hinired po ako ng father ko po. So, father ko po ang CEO, ang chairman, ang mother ko po ang CFO. And then yung father ko po, hinired niya po ako na as a president. At the young age, 10 years old. So parang, anong alam ko sa business, 10 years old, hinired mo ako, presidente pa ng kumpanya. Wow! So, wala po akong choice, tinanggap ko po yung responsibility. So, ganung edad po, naging presidente po ako ng kumpanya. Okay, so ilang taon po ako naging presidente, 5 taon po ako naging presidente ng aming kumpanya. Okay, and then malamang, may tatanong ninyo, ano po ba yung business? Gusto niyo po ba malaman? Yes. Organizing shop po. Yeah. Organizing shop. So, pamilya naman siguro sa ibang organizing shop, no? So, it's a big corporate po yan. Malaking kumpanya na pinapakapo namin, no? So, kilala naman sa buong Pilipinas, no? Yung organizing shop. Anong trabaho ko sa organizing shop? Nagtatakip ng? Butas. Ako, kaya po paminsan-minsan po ako po ay panakip butas. Alamang yan. Okay, so 5 taon po ako nag-vulganize and then after ko po mag-vulganize, meron po talaga nakakita sa akin na itong batang ito potential. So,
Dinner talaga ako. Siguro familiar po sa inyong Petron. Familiar po sa inyong Petron? Yes. Okay, so ang Petron po, dun po talaga ako dinner as a president. So apat na taon po ako naging presidente po ng Petron. Malaking kumpanya. Yes. Yeah, so, nagtrabaho po ako doon ng apat na taon. So, tinaga ko rin po, tiniis ko rin po na maging presidente ng Petron. And then malamang, itatanong niya rin, trabaho ko. Kasi niyo malaman, ako po ay nag-carwash. Nag-carwash po ako doon, then ako naman talaga presidente. Kaya ako naging presidente dahil ako po pinakamayamang at pinakasiga po doon. Wala silang choice. Ako po yung pinakahari-hari doon. Okay, so, apat na taon po ako nag-carwash, limang taon po ako nag-bulay. And bakit ko po ito kinikwento sa inyo? Na alam ko naman po, kahit ikwento ko buhay ko, wala po kayong pakialam. Tama po ba yun? No? Yes. Tama, tama. Yan. Sige po, pasok po kayo. Yan. Yan. Sige po. So, kaya ako po ito isinishare po sa inyo yung konting background ko. Meron lang kasi ako na-realize. And then yung na-realize ko, yun ang gusto ko kung marinig ninyo. Kung ano yung na-realize ko sa buhay ko. Nung ako po'y kumikita na. Nung ako po ay yumaman na sa ganitong business. Ay, yes. Okay, gusto niyo po ko malaman kung ano yung nare-raise ko? And isang bagay lang yung nare-raise ko. So, pwede na po ba kayo? Okay, yes. Gusto niyo malaman kung ano yung nare-raise ko? Kung ako'y kumikita na? Yes. Gusto niyo? Okay. Yes. Isa lang ang nare-raise ko, hindi pala sa gama ng kahirapan para magbago ang buhay mo. Ulitin ko, hindi po sa gama ng kahirapan para magbago ang buhay mo. Ibig sabihin, ayun po yung nare-raise ko na hindi po sa gama po ang kahirapan ng tao para magbago buhay. So again, mahirap po kami, pero hindi po yun ang dahilan para hindi po magbago buhay. Kaya nga lagi ko sinasabi, hanggat may buhay may pag-asa. Kaya dito, lalo dito po si JC Premier, siguradong may pag-asa ka. Okay, kaya ngayon pa lang po, wini-welcome na ho namin kayo sa magandang buhay. Kaya nga, ask na namin dito, welcome to the good life. Okay? Yan. So, dalawa po, no? Bago po tayo magpulituloy, meron pong klase po ng tao at dalawa po klase po ng tao kung paano titingnan yung opportunity. And, lagi ko sinasabi, dalawa po yung tao, no? Ako rin po, nung po kami, dalawa lang din klase ng tao. Every time na nagkakanta po ako ng seminar, dalawa lang po yung klase ng tao na uupo sa seminar po. Okay? Depende kung paano nila titingnan yung oportunidad or yung opportunity. Okay? Gusto nyo malaman? Okay, merong isang tao tumingin, kung titingnan nila yung opportunity, meron pong mga tao, kung positive, ito po, tumingin ng mga tao positive. So, dalawang klase ng tao. Isang tao positive at isang negative. Kaya hindi ko po alam kung sino negative po sa inyo or hindi ko rin alam kung sino po yung positive. Pero yung papakita ko sa inyo yung opportunity, depende yan kung paano yung titingnan. Yes. Malinaw? Okay, so ganito, gusto nyo malaman kung paano po tumingin ang mga tao negative. Gusto niyo malaman? Yes. Ito po, kayo po. Oh. Yung pinakita sa akin noon, yun din yung nakita ko. Kung yung nakita ko, yun din ang papakita ko sa inyo. Yun nga lang, dalawa po yan. Ganito po tumingin ng mga taong negative. Okay, iisa yung salita, iisa lang yung word, walang mababago, pero depende yan kung paano mo siya titignan. Malinaw po ba yun? So, ito po, no, opportunity, ganito po ang mga taong negative pag tumingin, opportunity is nowhere. No. So, ibig sabihin, kahit yung opportunity ay nasa harapan mo na, kahit yung opportunity ay pwede magpayaman sa'yo, pero kung negative ang tao, hindi rin magbabago buhay mo kasi nga sarado yung isip mo. Malinaw? Ganyan po mga tao tumingin ng negative. Ganyan naman po ang tao pag positive. Hindi ko bababuhayin yung word. Again, yung pinakita sa akin noon, yung nakita ko, yung din ang pinakita ko. Ibig sabihin, wala akong mababago. So again, balik natin sa dati. Ganun pa rin yan. Pero dito po tumingin ng mga tao, positive. Okay, opportunity is now here. Nakuha nyo? Yes. Walang nabagong words, pero depende kung paano mo siya titingnan. Pag ang opportunity ay nasa harapan mo na, talagang kahit ano pa yan, ginagrab ng tao. Kaya may mga tao talagang mabilis magbago ang buhay kasi nga, napaka-positive yan. Kaya kung gusto mo talaga magkaroon ng positibong buhay, kailangan unang pumasok sa isa, unang papasok sa mind mo dapat positive. Positive in, positive out. Yes. Kaya kung gusto mo ang outcome ng buhay mo ay maganda, ay kailangan pumasok sa iyo ay positive. Malino po ba yan? Yes. Okay? So, kaya lagi ko sinasabi,
mas maganda na mag-isip ng positibo kaysa naman mag-isip ng negatibo. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Ganito po yan. Dahil mag-isip ka ng positibo, mag-isip ka ng negatibo, paras lang ang ginawa mo. Ano? Nag? Tawag mo ba yun? Yes. Kaya kung nandito ka ngayon at meron kang iniisip, aba, mas maganda na mag-isip ka ng positive, ha? Baka mamaya kung anong iniisip ninyo. Kaya kung iniisip niyo po ang girlfriend ninyo, boyfriend ninyo, huwag niyo muna iisipin niya. Alam mo bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit? Hindi ka rin iniisip niya, ha? Okay. Kaya nga po, always think positive. Okay. So again, welcome to JC Premier. Dalawa lang po yung pag-uusapan ho natin. Ready na po ba kayo? Yes. Okay, para mas mabilis. Mukhang nabitin, ha? Nabitin. Okay. Una, pag-uusapan ho natin magandang negosyo. Okay po ba yan? Okay, pangalawa, pag-uusapan natin magandang product. Okay, ang maganda dito, pero mas maganda siguro pag-uusapan muna natin yung magandang product. Total, dalawa lang naman yan. Yeah. Okay? Kasi ako naniniwala ako, pag maganda ang product, maganda ang negosyo. Business. Pag maganda ang business, maganda ang product. Tama po ba yun? Yes. Kaya lagi ko sinasabi, di bali nang hindi ako magaling, pag ang product ay magaling, yung product na magsasalita para sa iyo dahil tutok ko magaling. Yes. Kahit hindi ka magaling. Malinaw? Yes. Okay? Kaya nga, marami po dito kumikita ng malaki kasi kahit hindi sila magaling, dahil yung product ay magaling, yung product na nagsasalita para sa iyo. Yes. Okay? Ang maganda dito sa product na pag-uusapan natin, ang involved, ano? Yeah. Kung pag-head ang pag-uusapan natin, maganda bang business ang head? Yes. Magandang business? Yes. Okay, tingnan ho natin. Okay, pag-head ang pinag-uusapan, okay, ulitin ko ha. Pag health ang pinag-uusapan, dalawa lang po ang involved. Ano? Hayop saka tao. Agree? Yes. Ang hayop po ba may health? Yes. Ang hayop po na may health, no? Ang tao po ba may health? Yes. Okay, since tao lahat po kayo, pag-usapan mo natin tao. Okay po kayo? Okay, since tao lahat po tayo. Eh. Okay, kung tatanungin po kayo, importante po ba sa taong health? Importante o sobrang importante? Sobra. Alam niyo kung bakit ko tinanong yan? Simple. Pag tinanggal ko po ang... Nasaan na? Ay, bumana. Pag tinanggal ko po ang tao, sa tingin niyo po ba may health? Okay, tanggalin naman natin ang health. Sa tingin mo, may tao? May tao? May tao po? Wala. Kasi bakit? Pag tinanggal mo to, wala rin ito. Pag tinanggal mo to, wala rin ito. Ama po ba yun? Ngayon, tatanong niyo ko, importante po ba to sa tao? O sobrang importante? Pansin mo to, ha? Kung sobrang importante sa tao, anong ibig sabihin? Nagiging importante na rin sa tao ang business mo. Dahil ang business mo, ano? Health. Agree? Kaya, tinanong ko kayo kung maganda bang negosyo to. Kasi bakit? Marami kasing negosyo na tumatakbo sa mundo na hindi importante but still tumatakbo pa rin sila. Gusto niyo patunayan ko? Ang tamtax po ba, nininegosyo? Yes. Sa tingin niyo po ba, yung may-ari ng tamtax o paggawa ng tamtax, mayaman na o sobrang yaman? Sobrang yaman. Sa tingin niyo po ba, ang time tax importante po ba sa tao? Yes. Sometimes. Importante? Hindi naman. Para sigurado sagutin niyo, kaya niyo po bang mabuhay na walang time tax? Yes. Kaya. Okay, ulitin ko tanong, importante po ba sa inyo ang time tax? Yes. Hindi, kasi kaya niyo mabuhay kahit walang time tax. So, anong ibig ko sabihin? Kung yung time tax ni negosyo na hindi importante sa tao, but still tumatakbo, edi mas lalo to. Yes. Na importante? Tama. Kaya ang tinanong ko, maganda ba business? Magandang maganda. Siguradong tama po ba yun? Okay, since pinag-uusapan na natin ang tao, okay, tuloy po natin. Naniniwala po ba kayo ang tao may katawan? Naniniwala ka po kayo? Buti naman naniniwala. Okay, tanongin ko kayo ulit ha, importante po ba sa tao ang katawan? Importante o sobrang importante? Sobrang. Alam niyo po bakit ko ulit tinanong yan? Simple. Pag tinanggal ko po ang... Pag tinanggal ko po ang katawan, sa tingin niyo po ba may tao? Manananggal na yan, no? Pag tinanggal ko naman ang tao, sa tingin niyo po, may katawan? Ulitin ko, importante o sobrang importante? Again, kung sobrang importante sa tao, ang katawan, what if mapabayaan ko ng tao ang katawan, ano nangyayari? Ano nangyayari? Nagkakasakit. Pag nagkakasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapagamot, nagpapadoktor, nagpapacheck up. Tama po ba yun? Yes. Pag nagpapagamot ang tao, anong iniinom? Gamot. Ang gamot. Gastos hindi? Gastos. Gastos. Pag hindi mo ginastosan ang gamot, anong mangyayari sa sakit? Okay. Pag hindi mo ginastosan ang gamot, anong mangyayari sa sakit? Lalala. Pag lumala ang sakit, anong mangyayari sa katawan? Oh. Mamamatay na? Mamamatay na? Gusto niya na patayin? Parang ayaw
ayaw mo tumira dito sa lugar na ito kasi sakit pa ng pinapatay niyo na. Okay, so ibig sabihin, manghihina. Alam naman ho natin ang tao, nagpapadala lang yan sa hospital kung kailan nanghihina na. Yes. Alam niyo po ba nung nailan kung bakit ayaw nila magpa-check up? Gusto niyo malaman? Mm. Hindi po sila natatakot magpa-check up o hindi sila natatakot malaman ng sakit kung bakit ayaw nila magpa-check up. Natatakot sila malaman kung magkano ang gagastos sila. Gastos. Tama po ba yun? Yes. Yun kasi yung dahilan kaya ayaw magpa-check up, hindi dahil sa sakit nila. Okay? So pag lumala ang sakit, akala ng tao, katawan lang po ang naapektuhan. Pero hindi nyo alam, ang next na maapektuhan sa iyong katawan mo. Agree? Yung trabaho mo. Kasi paano ka makakapagtrabaho kung may problema ka? Ang next na maapektuhan sa iyo, no? Yung income mo. Kasi nga naman, paano makikita kung may problema yung trabaho mo or may problema ka? Ang next na maapektuhan sa lahat, ano? Yung pamilya mo. Agree? Kasi nga naman, ano yung pangtutustos mo sa pamilya mo kung hindi ka na kumikita? Tama po ba yun? So ngayon, sasabihin mo sa akin, teka lang, Anthony, okay lang. Kasi bata pa naman ako, kaya hindi ako magkakasakit. Alam niyo po ba, ang pinakabata may colon cancer 8 years old? Agree? Yeah. So ibig sabihin, sakit po ng mga matatanda, sakit na rin po ng bata. Okay, ang sakit po ng colon cancer ay sakit po ng mga 60 years old pataas. Nakita niyo po ba yan? 60 years old pataas. So ibig sabihin, sakit po ng matanda, sakit na rin ng bata. Kaya hindi ibig sabihin, bata ka, hindi ka magkakasakit. Kasi ang tao, lahat naman tayo ay exposed po. Okay? Exposed tayo sa bakterya, sa virus. Ibig sabihin, anytime pwede rin po kayo magkasakit. Ngayon, sasabihin mo naman sa akin, okay lang, Anthony. Kasi naman, marami naman akong pera. Eh kung meron man dito maraming pera, well, that's good. Kung marami po kayong pera. Pero ito sasabihin ko sa iyo, pag sakit ang pinag-uusapan, wala pong mayaman, at wala rin pong agree? Kahit marami kang pera. Okay? Pero meron pong mas worse. Gusto niyo po ba malaman? Okay, gusto niyo po malaman? Kasi marami po akong mga kaibigan, marami pong pera, pero namatay dito. Again, marami po akong mga kaibigan, maraming pera, mayaman, pero sa namatay dito. Marami po akong mga kamag-anak. Malamang kilala niyo yung mga kamag-anak ko na maraming pera. Uncle Fernando po Jr., kilala niyo? Opo, uncle ko po siya. Parang tanong, mayaman o sobrang yaman? Namatay sa sakit aksidente. Kung kilala mo Uncle Fernando, malamang kilala mo ang tito ko. Tito Rudy Fernandez, kilala niyo? Kilala niyo si Tito Rudy? Opo, namatay sa sakit aksidente. Sa sakit. Okay, mayaman o mahirap? Kung kilala mo tito ko, malamang kilala mo pa yung isang uncle ko. Dolphy, kilala niyo po Uncle Dolphy ko? Kilala niyo? Opo, mayaman o sobrang yaman? Namatay sa sakit o aksidente. Anong punto ko? Pag sakit ang pinag-uusapan, walang mayaman, walang mahirap. Agree? Okay, meron po mas worse. Gusto nyo po malaman, ano po mas worse? Okay, wala na nga pera. Mahirap na nga. May sakit pa. Yun ang masakit. Totoo hindi? Kung sino pa yung tao walang kapera-pera at naghihirap, yun pa yung tao maraming sakit. Yun ang siya. Ngayon, tanong Anthony, ano ngayon ang gagawin mo para hindi magkasakit? Gusto niyo malaman? Gusto niyo po malaman ano ang gagawin ng tao para hindi magkasakit? Ito ang kasabihan. Okay? So wala na po kayong choice, kailangan niya na mag-take ng good supplement. So bakit ko ito pinapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko ito pinapaintindi sa inyo? Para mas maintindihan niyo kung bakit may mga produkto sa araman nyo. Kasi kahit i-demo ko po yan, hindi niyo ma-appreciate kung bakit kayo iinom yan. Ako sa totoo lang, hindi ko naman talaga appreciate eh. Kung talagang ito, na-appreciate niyo yung product na yan, available na yung marami pong produkto sa Merito ni sa Watson. Pero bakit hindi ka bumibili? Kasi hindi mo nakikita yung essence kung bakit kaya ka iinom. Ngayon, gusto ko ipakita para ma-realize mo kung bakit ka talaga iinom. Alam niyo kung bakit? Para hindi ka magkasakit, wala kang choice, kailangan mo na mag-take ng food supplement. Kasi bakit? Hindi naman po ito i-inventuin kung hindi kailangan. Agree? Hindi mo sila gagastos ng milyon-milyon para i-inventuin yung mga food supplement na yan. Para kayo ito, yung bacteria, wala. Antibacteria. No? Antibiotic. Meron po ba ang antibiotic nung panahon? Wala naman antibiotic nung panahon. Pero nung nagkaroon po ng, nung marami pong namatay sa bacteria, nagkaroon po ng antibiotic. Nung panahon, wala naman pong antitetanus. Pero dahil marami po namamatay sa tetanus, kaya po nagkaroon ng antitetanus. Nung panahon, wala naman pong anti-rabies. Tama po ba, walang anti-rabies? Pero dahil po maraming namamatay saan? Sa kagat ng aso, ng pusa, ng girlfriend, ng asawa, tama? So kaya po marami pong namamatay sa kagat po.
Okay, kasama ko lahat, pati kagat labil po, yung kasama na ko yan. So, ibig sabihin, kaya ako nagkaroon ng, dati wala pong food supplement, pero ngayon, ang dami ng food supplement. Alin pa, gusto ko patunayan sa inyo, bawat parte ng katawan ninyo may food supplement na. Gusto niyo patunayan ko? At wala ka ng choice, ito po yan. Para ma-maintain mo, or para mapangalagaan mo ang utak mo, ano yung food supplement available na binibili sa labas? Ito, sikat na to ha. Pero bakit hindi pa rin ginagawa ng tao? Ito, para mapangalagaan mo ang utak mo, or para ma-maintain mo siya. Okay? Maging sharp yung memory mo. So ano po ang food supplement para sa utak? Familiar sa ito? Available? Yes. Opo, available yung wasa na yung memory. Para mapangalagaan mo mata mo, anong iniinom? Ano food supplement? Sino po endorser niyan? Si Isa? Kalsado. Okay? Para mapangalagaan mo puso mo, anong inumin food supplement? Anong inumin? Sino po endorser po nung unang-unang niyan? Sino? Si Sharon Coneta. Para mapangalagaan mo liver mo, anong inumin mo? Liberine. Sino endorser niyan? Robin. Robin. Para mapangalagaan mo ang kidney mo, anong inumin mo? Kidney care. O, baba pa natin konti. Para mapangalagaan mo ang bitukan mo, anong inumin? Okay, Coco Chong. Yakult. Yakult na lang, hirap pa bumili. Tama mo ba yun? Okay, para mapangalagaan mo ang dugo mo, anong inumin? Ang endorser mo dyan, si Escudero. Agree? Sino? Ano yan? Circulan. Para mapangalagaan mo ang buto mo, ang balat mo, anong inumin? Myra E. Ano pa? 4G. 3G, Samsung, iPad, Android. Tama ko ba yun? Kasi 4G eh, no? Para mapangalagaan mong buto mo, anong inumin? Calcium. Tama ko, calcium or calcium. O kaya naman, anti. Ito pa ba available sa market? Yes. Kung ito, yung parte ng katawan mo, ito yung iinumin mo. And wala kang choice, ito yung kailangan mong ingatan, ito yung iinumin mo. Question, willing ka bang inumin lahat yan? Para mapangalagaan mo to. To give you idea, ilang taon na po si Eddie Garcia? 90 plus na po yan, pero nakakagawa pa ng pelikula. 32 po kung supplement ang ininom. Wow. Ulang pa to. Kasi may vitamin B1, may B2, vitamin B3, vitamin B1. Meron po siya. O kailangan mo minom ng vitamin B3 kasi unang-una, hindi naman kayo, takot po kayo sa araw. Sino po ba dito nagbibilad sa araw? O, tuwing umaga, nakakapag-araw ka pa. Eh, hindi na. So, wala kang choice. Kailangan mo mag-take ng vitamin D3. Kasi hindi ka naman nagpapa-araw eh. Kasi bakit? So, sayang yung luta tayo ninyo. Sayang. Sayang yung logic ninyo. So, ibig sabihin, kaya hindi ka na na-expose. So, ngayon, eto po, libo o hindi? Libo po yan. So, willing ka ba inumin to? Mahal po ba ito mura? Mahal po yan. O, tingnan ho natin. Kung dito namamahalan ng tao, tingnan ho natin anong mas mahal. Kung namamahalan ka sa Memory Plus, subukan mo kaya magkaroon ng brain tumor. Magkano kaya yan? Pag hindi na naingatan katawan. Tama po ba yan? Subukan mo kaya magkaroon o ng sakit sa katarak. Alam niyo po ba sakit ng katarak? Yan po yung sakit na kahit hindi ka papatay, aba, parang nasa langit ka na. Kasi, para sa hook cloudy po yan. Okay, subukan mo kaya magkaroon ng heart disease. Magkano po ang bypass operation? Angioplasty, 800,000, bypass operation, 1.5 billion. Depende sa pag-bypass. Mostly po, pag binabypass po yan, tatlong ugat yung binabypass. 30 million, 2, 1 million, isa pa. Ang good news po niya, gusto mo malaman good news pag binabypass ka, hindi ka pa sigurado kung mabubuhay ka. Yung good news. 50-50 po yan, lalo na kung may edad ka. Okay, subukan mo kayo magkaroon ng sakit ng liver. Kaya nasabi daw nila, pag ikaw nakasakit, sa atay, siguradong patay, no? Okay, subukan mo kaya magkaroon ng sakit ng kidney stone. So magkano din po yung operation niya. Subukan mo kaya magkasakit ng colon cancer, magkano colonoscopy, magkano radiotherapy, magkano chemotherapy. Ang dami mo niyan. Subukan mo kaya magkaroon ng sakit ng anemia, sakit sa dugo. Subukan mo kaya magkaroon ng sakit ng skin cancer, adhuni, albuma, athlete's foot. Sakit sa bala. Subukan mo kayo magkaroon ng sakit ng bone cancer. Ito question. Ito libo. Yes. Ito kaya. Milyon. Hindi ka pa sigurado kung magubuhay pa. Alam niyo po, hindi mo to kilala yung sakit niya. Pero siguraduhin ko, pag ikaw nagkasakit, makikilala mo siya. Question, kailan mo siya gusto makilala? Tama mo. Understand. Kaya wala kang choice, kailan
kailangan mo na mag-take ng food supplement. Tama nyo, kaya nga lagi ko sinasabi, prevention is better than cure. And lagi ko pa ito sinasabi, aanhin mo ang gimpak-gimpak mo sa lati kung punong-puno ka naman sa akin. Agree? Okay, so pwede ito, hindi ko tayo pera-pera lang. Okay, ngayon, sasabi mo sa akin, Anthony, okay, sinabi mo kaso nga lang, food supplement, gastos o hindi? Gastos. Magtapatan ho tayo, totoo, gastos po yan. Kaya Anthony, ang dami mo sinabi, kaso nga lang, gagastos pa rin kami dyan. Tama po, gagastos ho kayo. Pero wala ho kayong choice. Gusto ko maintindihan nyo kung bakit ho kayo gagastos. Kasi yung po yung totoo eh. Ang totoo, kahit ano pang i-explain namin dyan, kahit na magtatambling-tambling ako, kahit gano'ng magandang food supplement. Bottom line, paglabas mo dito, ang problema mo ano? Gastos. Yung po yung totoo. Agree? Yes. Kahit sabihin mo, ay may magic po ito, pag ininom mo, bigla ho kayo magtatambling na, wow, magmasin na. Pero totoo, gagastos ho kayo. Pero tingnan ho natin, kayo po kayo nakakita na ng sira? Yes. Nakagamit na ng sira? Yes. Nakarinig na ng CR. Yeah. Okay, yung CR po ba, sa tingin niyo po ba, lilinis? Yes. Lilinis. Okay, kasi bakit? Hindi po sapat ang tubig para linisin lang ang CR. So, kailangan po ng, ano? Pang linis. Kasi ang CR po, infection, bacteria, virus ang present sa CR pag hindi mo lilinis. Isang araw lang, huwag mo linisin, maupuha mo po ba? Hindi na. Yung ihan mo nga lang, tapos pangalawang ihi, kaya mo na eh. Eh, paano na kung dumir mo, tapos dudumir mo ulit, kaya mo yon? Hindi po yon. So, ibig sabihin, bumuusan mo ng tubig. Sapat mo ba ang tubig? Eh, paano kung may natira? Ano nga tutputin mo habang tutupin? Ano kaya ito? Igitigit? Diba? So, kailangan mo ng panglinis. Sa tingin niyo po ba ang panglinis? Gastos hindi. Panglinis, gastos hindi. Pang-brush, moriate, mga sabon, tama? Pensin niyo, anong punto ko? Buti pa yung CR, araw-araw mo nililinis. Buti pa yung CR, araw-araw mo ginagastosan. Pero ito yung totoo, kahit anong linis mo sa CR, aba, hindi mo ito matakasakit. Totoo hindi. Pero yung loob ng katawan mo, pag yan hindi mo nililinis, yan ang matakasakit. O tanong, sino po ba dito nakakapag-acrobat na ilalabas ng bibong kanya para linisin niya? Meron po ba dito? Wala naman! So wala kang choice. You need to take food supplement. Ngayon, sasabi mo sa akin, teka lang, Anthony, kahit paikot-ikuti mo pa sasabihin mo, bottom line, ano? Anthony, ganda na sinabi mo kasi nga, nagastos pa rin kami yan. Totoo hindi? O, tingnan mo natin. So kailangan nyo maintindihan. Pag nakakasakit po ba kayo, ano binibili? Ang gamot, gastos hindi. O, tingnan mo na, para hindi magkasakit, gagastos ka. Pag nagkakasakit, gumagastos din. O, anong gusto mo ngayon? Anong gusto mo ngayon na gastos? Gumagastos ka, no? Na healthy ka, or gumagastos ka, may sakit ka? E, samantalang paras na? Ano? O. So, ibig sabihin, huwag mo iwasan. Dapat ang mindset, paano kakikita ng malaki? Yes. Para yung gastos, hindi mo problema. Yes. Nakuha niyo po ba yun? Bakit yung mga iba, pag kumikita ng malaki, nung problema ba sila sa gastos? So huwag mong problema yun yun. Dapat ang mindset mo, paano nga naman ako kikita ng malaki? Kasi sa ayos sa gusto mo, ang tao naman talaga gumagastos. Tingnan lang, kailangan matutunan mo lang kung paano kakikita ng malaki. Kung paano ka mag-generate ng pera kahit may gastos, may gastosin sa buhay sa pang-araw-araw, eh hindi mo magiging problema. Malinaw po ba yan? Yes. So, huwag mo nang iwasan yan. And in fact, mindset mo na sa sarili mo na ang food supplement sa panahon natin ngayon, maintenance na po yan. Malinaw po ba yan? Wala na ho kayo choice. Kailangan nyo na mag-maintain. Parang po, wala, hindi ko kaya mag-talk kasi ako, ang tulog ko lang, dalawang oras pala, bumihay pa ako, nag-talk ako ngayon. Wow. So parang nahihirap po mag-talk ng kuyat, ng pagod. Eh kung walang food supplement, di paano na? Kung yung kotse nga, nami-maintain, yung pakayang katawan. Malinaw? So wala kang choice, maintenance na po siya. So, ang alam mo lang, nami-maintain yung may mga sakit. Hindi po totoo yun. Dapat nga, mas maganda, nami-maintain ka na ngayon para hindi ka magkasakit. Kasi may mahirap yung nami-maintain na may sakit ka. O, komportable hindi. O, saan ka naman nakikita po? O, yes, may sakit ako, komportable ako dito. Wala ganun. Tuwang-tuwa ako siya. Walang ganun. Okay? So, ito pa maganda. Ito good news. Bukod sa healthy ka na, business mo pa. Tama po ba yun? Yes.
bukod sa business mo pa, pwede ka pang kumita. Kumita. Maganda o napakaganda? Ito pa matindi. Bukod sa healthy ka na, kumikita. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. Yun ang maganda sa opportunity na to. Okay? Hindi po. So ngayon, Anthony, kung papasok ako sa business, tatagal ba yan? Kasi marami na kami business na pinasok na hindi naman tumagal. Sisiguro din ko sa inyo, ito yung business, no? Ito po yung business na hindi po susunod. Kasi marami pong negosyo sa mundo na depende sa panahon. Agree? Maraming negosyo depende po sa panahon. Okay? Kagaya na lang po ng ano, ng parol. Tingin lang po parol. O diba, dito sa lugar ninyo, diba? Pampanga. Pag sinabi mo Pampanga, lander po yan. So, depende sa panahon. Tuwing Christmas lang. Ang bulaklak, tuwing kailan? February. Tuwing November, okay, February. Ang kandila, ganun din. Ang isda, depende sa panahon. Ang gulay, depende sa panahon. Ang prutas, depende sa panahon. Tama po ba yun? Ang kondom, tuwing kailan? February lang po yan, diba? Kasi ba sabihin, depende sa rito sa kahit kondom. Depende sa panahon. Malinaw? Mga hotel, doon lang sila kumikita ng todo-todo. Okay? So, ibig sabihin, sisiguro din ko ito yung negosyo, depende po sa kanya. Okay? Paano mo naman nasabi? Simple lang. Ang sakit po ba? Depende po ba sa panahon? No. Hindi. Ito ngayon, wala akong sakit ngayon. Baka next month meron ako. Ganun po ba yun? Seasonal? So, ibig sabihin, hanggat may sakit, ibig sabihin, hindi po to seasonal. Gusto nyo bakit? Ano nyo bakit? Ito lang. Hanggat may sakit, may katawan. Kasi po, connected po yung katawan natin dito. The moment na pabayaan mo ito, pwede ka magkasakit. So, hanggang may katawan, may tao. Yung tao po, may katawan, pag napabayaan mo, pwede ka magkasakit. Hanggang may tao, may health. Okay, ibig sabihin, connected po yung tao doon sa health natin. Malinaw? Hanggang may health, may product. Kasi nga naman, yung product po, connected po sa health. At yung health, connected po sa tao. So, anong ibig sabihin, hanggang may product, may ano? Negosyo. May business. Hanggat may business, may JC Premier. Wow. Yes. Alright. Yes. So, yung sabihin, mawawala lang ang business mo pag nawala po ang tao. Tanong, kailan po mawala ang tao? O, kailan gusto yung po mawala tao? Okay. Hanggat may tao, may health, may product, may business, may JC Premier. Pwede po ba natin ulit pang maraming? Ay, alam ko, parang hindi na ako mahirapan. Ililipat ko lang. Ayan. Yun. So, pakilala ko muna po ang aking dalawang kambal. Okay, syempre. Tatanungin nyo. Sige, Anthony, interesado na kami. Ano ba yung JC Premier niya? Okay? So, syempre, gusto ko muna pakilala ang ating Vice President. CFO and Vice President, Mr. Palito Makatamna. Pwede po ba natin palakpakan? And guys, ngayon, kararating lang po ang ating stock na Naki. Yay! Pinakita ninyo sa Instagram po ni Boss Palito. Grabe, ilang tonelada po ng Naki. Ewan ko na lang kung hindi ko kayo ano. Magsasawa na ko kayo sa dami po niyan. Okay? Parang yung kinuha yata ang napkin ay pang 10 years, ano na, pang 10 years gamitan na. Okay, alam naman po natin, kasi kahit kami po mga lalaki po ay gumagamit na rin po yan. Mga panty liner po, mga panty liner po. Pero huwag naman po yung pants, huwag naman po yung day. Kasi well, night, yung day po yung medyo ano na yan, din ako kami komportable. Okay, pero to be honest, nung dinemo po ako niyan, nung sabi sa akin, siyempre kami po yung mga SPA, kailangan i-test din namin yung mga napkin. So, tinaray ko din talaga yan. Pero sa bahay naman, hindi naman po sa labas. Pero mayroon naman po yan. Parang hirap dito. Ang challenge ko lang po doon, nung ginamit ko po yung product na yun, hindi ko naman din alam na, di ba meron tinatanggal na para pandigit? May malay ko ba? Na dinidikit yun sa brief ko sa panty. Eh, dinidikit ko diretso. Eh, medyo, ano, nadikit ko. Yung tatanggalin ko, abawasak ni Bicho. Madikit. Kaya next time, kung gumamit yan ko, dinidikit mo yan sa brief ko. Bago ko. Eh, mayroon, baka naman, dinidikit mo doon sa dalawang barangay tano. Kasawa yung barangay captain. Aba, masasaktan yung dalawang. Okay, so, at least to, ano lang, para magkaroon ako kayo ng idea. Okay, yan. Siyempre, ang ating CEO and President, Mr. Jonathan Lanson, pwede po ba natin palakpakan? And nakakabata, ang ating 34 years old
sa multi-billionaire, hindi po sila mayaman, sobrang yaman, hindi sila billionaire, sila po ay multi-billionaire. Wow. Alright, so, and proud tayo dahil napaka-close niya sa ating President Duterte. Yes. Alright, yan po. And then, siyempre, ang head office po natin, I hope na makapasalo kayo office natin. Ito po yung ano natin, three-story company-owned building po, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, meron po tayo dito 30 branches po all over the world. Actually, more than dahil ito po ang ating Pampanga, San Fernando. Bagong-bago, pwede po ba natin palapagan ng kasunod niya ang Pilipito Bulacan, di ba, kasabayan, pagkatapos na dito. So, ibig sabihin si JC Premier, hindi po paliit, palaki po ng palaki. Kaya mas maganda, makasabay po kayo. Pwede, no? Pero siyempre, no? United Arab, so meron po tayo sa Dubai. Dubai. So, nung ano lang, last month, nandun na tayo, nandun tayo sa Dubai, and napakalaki talaga ng opisina po ng Dubai. And then, meron po tayo sa Hong Kong, and Malaysia, Taiwan, and Singapore. And good news po, bagong bukas pong office po natin. So, Oman. Wow. And soon to open po, malapit na po ang Qatar. Wow. And this coming August 13, ay sorry 15, nasa Qatar po ako. Kaya kung meron po kayo mga prospect, pwede po kayo mag-repair, pwede namin intern, pwede namin kausapin. Okay po ba yun? Yes. And then yun po isa sa mga tinutulong din namin, pag may mga guests and meron po kayo mga prospect po doon. So, hayaan po na kami po ay isa po tumulong po sa inyo. And soon to open ang Abu Dhabi. Wow, okay, so meron na po tayo actually office sa Qatar, Abu Dhabi, renovation na lang po. Pero mauuna po tayo magbubukas po sa Qatar. Wow. Okay, and good news! Yan. Soon to open ang Milan. Alam niyo kung bakit si Boss Jonathan ay nasa Milan? Kasi nag-sign po siya ng contract dun sa ating office. Oh, Europe. So, ibig sabihin, meron na tayong office po dun na i-renovate na po. Kaya soon to open po ang Milan. So, again, si JC Premier po hindi po paliit, palaki ng palaki. Kaya wag po kayong papayag na lumaki ng todo to na hindi po kayo kasama sa lalaki. Malinaw po ba yun? Okay, so maliban pa dyan, so, sa atin, kaya po tayo lumalaki dahil isa sa mga pinopromote mo natin, this is organic. So, we are promoting organic or food supplement sa market po. So, pakita ko ng konti, dadaanan ko, hindi po ako magpapakadoktor para i-detail sa inyo yung product. So, trabaho ko, ipakita ko sa inyo yung opportunity kung paano kumita yung mga tao dito sa mga product dito. Kasi, para magkaroon na rin great idea, kahit i-explain ko ng lahat, lahat ko, i-detail ko yan, bottom line pa rin kasi itatry ninyo. Tama? Hindi nyo rin kasi masasabi kung okay yung product kung hindi nyo siya nasubukan. Kaya kailangan, subukan nyo pa rin. Okay? So, isa sa mga pinopromote po natin yung health and wellness product po natin. And then, isa po sa mga product po natin, ang pinaka-flagship product na minamarket po natin, ito po, yung barley capsule po natin. Okay? Ito, no? So, itong barley capsule, to give you an idea, lalo na yung mother ko po, meron din talagang, alam niyo naman, pag may edad na po, okay, isa sa talaga, every time may food supplement na binibigay po sa akin, ang unang-unang, pinapagamit ko product ko, hindi naman ako ang unang-unang umiinom. Ang unang-unang pinapainom ko yung nanay ko po. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Para just in case may mangyari sa akin, at least yan ako yung nauna. So, sigurista lang po ako. Ano naman to, anak? Mama, sige na, inumin mo na, at least malay mo. Ito, matanda ka naman na. At ako, mahaba-haba pa kailangan ko pa mabuhay. Ikaw naman una. So, okay, so, naman po Diyos. Okay, kasi po ang mother ko po, umiinom mo siya ng Lipitor. Pamilya po siya ng Lipitor. Okay, ang Lipitor po ay pang-control po ng high blood po. Kaya pag may mga high blood po, isa sa mga paborito po ng mga high blood po ay Lipitor. So, yun po yan. So, para po yung calcium block. Okay, calcium block po yan. Na iniinom po ng mga tao may high blood. Okay, matataas ang cholesterol po yan. So, ang mother ko po, nami-maintain po yan. So, masyado na po mataas po yung dosis na mini-maintain niya. Or iniinom niyang dosage ng gamot. So, because of this, umiinom pa rin naman siya, pero hindi nakagaya ng mataas po yung minigram. Kasi po, habang tumatagal po yan, tumataas po yung dosage po ng pag-inom po ng, lalo pag nai-immune na po yung katawan, hindi na gumagana. Para po yung ano ko po, yung kumpare ko po, may sakit po siya na ano, lagi po siya nagkakayuti eh. To the point, na hindi na tinatanggap po ng antibiotic ng katawan niya. So, hanggang sa naging 1,000 minigram, 2,000, alam niyo po po, to the point, itong tao to, 3,000 pesos na po. Isang capsule na po ng antibiotic. Grabe.
Meron pong susunod po doon, yung 11,000 pesos. Yun nga lang, Charles, parang lahat yata papatayin yun, ha? Parang kung siyang semi-chemo. Dahil sobrang immune na yun po yung bacteria. So, ganun din po talaga, ganun ang katawan. Pag na-immune, tatasan ang tatasan doses. Malinaw mo ba yan? So, good news po, ang maganda sa itong food supplement po, lalo na po sa convention, is nanu-neutralize niya, nakokontrol niya po yung paglala ng sakit mo. Yun pong advantage ng food supplement. Okay? And yan, isa sa mga endorser po natin, yung mga product po natin. Yan, no? It helps reduce risk coronary heart disease. Okay? Dahil ang mother ko, may problema talaga sa puso ko yan. And then, nung bata po ko, talagang paborito-paborito niya po ang soft drinks. Ewan ko ba, pangamaman ng edad po, bakit mas atong tumatanda, mas nagiging paborito nila po ang matatamis. Okay? And ang pinaka po, pinaka, to give you idea, pinaka silent killer po sa lahat po, no? Hindi naman po yung cholesterol, hindi naman po yung pagkain ng taba. And in fact, ginagawa na po yung pang-diet. Ang taba. Alam niyo yun, keto diet. Keto diet, tama, no? Best taba. Kung mataba ka, ang kakainin mo dapat, ano? Taba-taba. Puro mga taba. Lechon. Pwede ka pumaya. Pero kung ganyan ka, pwede kakain ka ng taba, iba yung epekto sa inyan. Okay? Okay, so hindi po talaga dapat, ano, pang malalaki po yun, ang diet niyo. Okay, so ibig sabihin, sugar po talaga ang isa sa mga pinaka-silent killer na pumapatay sa tao. Yung sugar po. Okay, lalo na lahat ng mga white, na ano, rice, mga ganon, eh sugar po talaga ang pinakadelikado sa lahat ngayon. Na silent killer na pumapatay sa tao. Okay, so yan, isa sa, ang maganda po dito, lalo na doon sa mga tao talaga na gusto talaga malasaan po yung barley grass. So meron po tayo dito, barley juice. And maganda po dito sa barley juice, hindi naman siya kagaya ng ibang barley juice na tagal lasang-lasang-lasang mo talaga yung damo. Ito po, to give you idea, ito po ay grass. Okay? Siya po ay damo. Pero hindi po itong ordinaryong damo na nasa regulan ng bakin ninyo. Baka mamay, pumunta po kayo sa bahay. Eh sabi daw ni Anthony, damo po. Nakita mo damo, kinain mo naman. Aba, ito usapan yan. Ito po ay inaalagaan pong damo. Okay, ito po yan. Oh. Ito po yan, kung papansinin nyo, baka naman yung mga damo nyo, ganyan kalalaki na. Okay, ito, kung papansinin nyo, wala pa sa ano, tuhod nilaw. Napakababa. So ito po ay yung barley grass po yan. Inaalagaan po yan. This is from New Zealand. Yung product natin is from New Zealand. Okay? So, yan, inaalagaan po ito. Ini-preserve po yung mismong environment. And then sa kanila ina-harvest yan. Inaalagaan na damo. Okay, so, ito po yung ating barley juice. Pwede po ba natin panapakain yung barley juice? Yan. So, meron po tayong medyo advanced product po itong Forgly. Meron po siyang wet grass, malunggay. Meron po siyang ampalaya. Okay? To give you idea, nung ako nung nakita ko to, madali na ito i-explain kasi nga naman malunggay. Alam naman natin kung saan magandang malunggay. Alam naman natin kung saan magandang apalaya. Okay, alam naman natin kung saan magandang ang wet grass. So, ibig sabihin, ang dali na ipaliwanag. Okay, so, ang laki ng tulong, lalo na kung malunggay pag-uusapan mo natin, malaki po ang benefit ko niya sa tao. Lalo na, kung may anak ka, may baby ka, na lalo na pag meron po ba kayong pakilala na no, low blood, malunggay ang maganda. Meron po ba kayong kakilala na nagbubuntis? Malunggay po. Pag-atas. Yung meron po ba kayong nanganak na nagpapadede? Malunggay ang ginagamit. So, ang dami niya pong benefits itong malunggay. Pag sinabi mo naman ng palaya, pag mataas ang sugar mo, ang palaya. Kaya nga, may mindset, di ba? Pag mataas ang sugar mo, ang pang-counter po sa mataas na sugar, ano po? Kung yun matamis, anong kailangan? Pain. Mapait. Yun po ang pang-counter po sa lahat ng matatamis. Kailangan po mapait. Kontra. Pang-kontra po yan. Pang-pababa po ng sugar po niya. Yan po ang palaya. Okay? Ano pa? So, meron tayong Calvinsky. Okay? Nung unang-unang pasok ko dito, ito yung unang-unang diniscuss ko sa akin ng taong nag-report sa akin. Nung nag-invite ba? Okay, so nung pinakita sa akin ito, Calvinsky, so, na-amaze ako kasi yung product na to, calcium ascorbate and sodium ascorbate. This is alkaline product. Okay, ibig sabihin, pag ininom mo to, kung acidic ang tao, nanu-neutralize ka yung body mo, yung acid mo sa katawan. Ito pong ating Calvinsky. And then, non-acidic po to. Okay, para mas magandang kayo idea. This is a non-acidic. Sana ito, non-acidic po yan. Okay, ibig sabihin, kahit acidic ang tao, pag ininom mo yan, mas maganda. Okay. And then, na-alkaline niya yung body natin. And, tandaan ninyo,
Ang tao po, masyado na pong acidic dahil lahat ng kinakain natin puro patatas asin. Alam niyo, pag kumain mo kayo ng matahaw kayo sa rice, acidic po yan. Pag lagi ka nagpupuyat, ako po, acidic po ako ngayon kasi nga, nagpuyat ako. Kasi habang nagpupuyat ka, tumataas po ang acid mo sa katawan. Nakuha niyo, kaya I suggest, mas maganda na kung malagi ka nagpupuyat, ito dapat mong inumin. Malinaw? And meron lang konti po itong side effect. Nung iniinom ko to sa gabi, may side effect po siya. Gusto niyo malaman? Ang side effect niya po, kalbitsi misis, kalbitsi yaya, kalbitsi ito. Lahat po kung sino-sino kinakalbi, yun to yung side effect, no? Nabilo lang po yun. Kalbit. Sinong kinakalbi mo? Barang kinakalbi mo? Si Yaya. Si Yaya, yeah, si Yaya. Pag wala si Vince, si Yaya. Kaya kalbitsi ganito, kalbitsi ganito. Kalbitsi kapit-bahay. Kaya po kung sino kinakalbit, no? Yun lang po ang side effect niya pag nag-inom, no? Mayroon lang. Okay? Yan. Ano pa? So, meron mo tayong glutamate. Okay? So, this is halal. Lahat ng product po natin halal. Kaya maganda po sa mga Muslim brothers po natin. Ito pong halal po natin. And good news, may siya dito saan. Okay, meron siyang glutathione. Yan, ako, to be honest, no, bumili ako marami nito. Oh. Alam niyo kung bakit? Akala ko kasi kasama siya. Kaya bumili ako marami. Hindi pala. Yan, glutathione. Kaya kung gusto mo. Ako, may mindset ang tao. Pag sinabi mong glutathione, alam nila, papuputi, tama? Yes. Pero totoo, ang glutathione, sa Amerika kasi, nung sa US, iniinom po ng mga foreigner po yan. Kasi ang mga tao po doon sa bansang yon sa US, pilit po sila sa night, ano, sa light ba, parang gano'n. Inom doon, inom dito. So, meron po na-discover na food supplement ng glutathione, na ito yun ang tinitake nila. Para ang purpose na, hindi para pumuti sila. Energy boost. To protect yung liver nila. So, iniinom. Parang may kinararay ko, no, sa likod. Ano ba yun? Pesha kasi. May pesha pala kaya, anak ko, may parot ng big speaker din. Okay, so, ibig sabihin, yung glutathione, iniinom ng foreigner, so para to protect yung liver ay may liver uminom. Okay, lalo na sa mga alcoholic po, dito po yan, itong glutathione na maganda. Siyempre, every time na iniinom na, hindi naman nila nalaman yung napumuputi sila dahil alam naman natin, maputi sila, tama? So, nung nadala po dito sa Asian, Indonesia, Thailand, dito sa Pilipinas, ininom po ng Asian. Pag inom, nakikita niya na papansin, parang pumuputi. So, yun pala ang side effect. So, doon nakita yung side effect nung dito na po. Kaya na-discover ngayon nila, naakala nila na ang glutathione is papuputi, pero hindi alam, is side effect lang siya. Malinaw? Yes, ang totoo talaga, ang trabaho ni glutathione ay liver detoxification. Liver cleansing po yan. Liver protection. Okay, bonus na lang kung puputi. Kung gusto mo talaga puputi, mag-take ka niyan overdose. Kailangan mo mag-overdose. May totoo. Kaya po yung mga nag-gluta tayo ng, naka-IV, overdose na po yun. Yung mga naka-dextrose na o IV na, diretso na talaga sa ano. Yung talagang addict na sa gluta tayo, no? Yung addict na, no? Ayun, talagang overdose na yun kailangan. Para makita mo yung epekto. Pagkatapos na, mag-glue ka na nun. Okay, so 5 minutes lang, arawang ubos na yung glutathione. Kaya pag gusto mo talaga maintain yung butis mo, ay wala talaga papaaraw, no? Lalo na mga around 1 a.m., 1 p.m. or kaya 3 a.m. sobrang hindi po ng araw. Okay? So yun po, ang glutathione po natin, this is for ano, liver detoxification, liver protection po yan. And then, with diet na rin siya. So ito po, Chitosan, this is helps as a fat binder po. Okay? So, nakakatulong din siya sa pag-control po ng appetite ninyo. Appetite suppressant po siya. Okay? So, kung nagda-diet ka lang naman, isabay mo na to. Kung nag-glutathione ka, isabay mo na to. Pero I suggest, bago ka mag-take ng glutathione, meron po kaming mindset o program. So, kailangan nyo po muna mag-cleansing. So, kailangan nyo muna mag-cleansing. Para pag yung next na pag-inom mo ng glutathione, mas mabilis i-absorb po ng body. Absorb. Kasi malinis yung bituka ninyo. Malinaw? Yes. So, mas mabilis ma-absorb po yan. Kaya I suggest, mag-take ka muna ng Premier 20 o kaya naman po yung barley juice po natin para mag-cleansing po kayo. Okay, so, meron po siyang 20 extract. Psyllium has po, pag ininom mo to, talagang parang pinaka-walis na to, o mataas po to sa fiber. Ito yung
pang-pangwalis, panglinis ng ito kanino. Kaya nga pag ininom mo to, talagang dumumi ka. Pero hindi kagaya naman ng dumi na talagang pag dumumi ka talaga na mararamdam mo masakit na masakit ang tiyan mo hanggang sa maghapong magdamag ka na sa siya, hindi naman mo siya ganun. Okay, dahil maganda po yung effect po ng psyllium na, kasi mayroon po mga iniinom na tea, ang tawag namin doon ano eh, parang napupwersa yung dito ka mong, you know, dumumi, na hindi naman dapat. Okay, yung mga gano'n, alam mo na, hindi ko na lang sinabi, sinabi mo pa. Okay, so yung pag-inom doon, talagang mararamdaman mo na talagang sobrang sakit. Yung iba talaga, masakit na yung pit mo sa kapadumi. Ano? Wala ka na may dumi. Ano po, Diyos ko po, wala na. Pinatawag ka pa rin ang siya. So, yun po yung mga epekto sa ibang tea. Sa atin, hindi sa gano'n. Talaga, yung dumi mo, normal lang sa pagdumi. Pero pag dumi ka, marami naman. Okay? So, yan. So, meron din siyang yerba, yerba bake. This is a control weight po. Okay? Meron din po tayong kape supremo. Ang kape po, pag sinabi mo kape, alam naman po natin, pinakape na talaga yan. Eh, sa probinsya po namin, ang kape, inuulam po yan. Tama po, na inuulam. Kaya niyo po sa probinsya na inuulam. Yan, tayo po, inuulam po yan. No? Lalo na, pag medyo tag-ulan, masarap po iulam yan. Pero kung walang iba, naranasan po ba yun? Naranasan. Parang hindi nila tayo lalo yung ganong hirap ang buhay, no? Ito, kape supremo. And isa lang po masasabi ko sa kape supremo, ito po ay, it helps promote better sexual performance for men. Yan lang po yung naiintindihan ko mga kuya. Ako po ay, mabilis ko naiintindihan. Nakaya ko sa supremo pala. Kaya kung meron mo kayong mga kaibigan, kakilala, kaya hindi na po nakakapasok po sa barangay hall, okay? Okay, kung si barangay captain po hindi na po nakakapasok kay barangay hall, kasama ko si barangay Tagawad, yung dalawa, kapag pang ito'y nainom mo, ay araw-araw na po makakapasok si barangay captain at barangay hall. Doon! Okay, barangay hall. Malino ko ba yan? O, kaya ang maganda po dito, pag inom na ito, sigurado, kahit ang haring tapat, aba, naka-plug ceremony po yan. Yan. Okay, yan po. So, meron po siyang Ginkgo biloba and tongkat ale. Yan po yung mga pagpagising, no? Ng mga ugat-ugat. Yan. Tapos yung ginseng po niya. Alright? Ano pa? Meron tayong highlight juice. Cubano juice. Kaya ang maganda po dito sa atin, lalo na pagdating sa online, hindi ka mahihirapan mag-offer ng product mo kasi nga, may mga options yun. Kaya pag sabi hindi ako may link sa kape, ma'am, meron kami juice. Nawa niyo po? So, may option. Paano yan, anak ko, hindi may mag-kape, may anak ako. So, ito ma'am, i-offer mo. I love you, ikaw naman ay kape supremo. Parang ganun. Hindi ako may link sa juice. So, meron tayong tea. Marami kang option. Hindi ka po. Kasi yan ang advantage pag may medyo marami kang product. Lalo na sa online product, dapat marami na talaga product. Palino po ba yun? So yung advantage. So meron tayong highlight juice. Ito po ang health products natin. Okay, pwede po ba natin palakpakan? Ito lang, introduction pa lang po yan. Oh, ito po talaga ang pinali. Meron po tayo yung skincare product. Wow. So ibig sabihin, may product tayo hindi lang sa iniinom, meron naman tayong product na pinapakis. Wow. Okay. So iba naman po yung ini-intake, iba naman yung panglabas. So meron po tayo dito. Yan, meron po tayong Omni White Soap. Okay, lalo na dun sa mga sensitive ang skin, I suggest use this. Kung hindi naman po sensitive ang balat mo, meron po tayong Kojic Soap. Okay? So lalo na uso-uso sa atin 'yan, ang Kojic Soap talaga alam naman ho natin is nakaka tanggal ho ng dead cells. Hindi po talaga siya pag ginamit pumuti, hindi po totoo po noon. Dead cells skin po yung natanggal. Yes. Hindi po yung balat mo ang natanggalan. Ayun po ay libag. Lalo po ako malibag po ang katawan ninyo. Aba talaga medyo maglalight talaga yung balat ninyo. Marina po ba yan? Okay, ito pong body soap na. Okay, I suggest, hindi pa kasi pag gumagamit ng sabon, ay, what if ko lang ah. I suggest, huwag niyo pong gamitin ng buo. Yes. Ako, ginagawa ko sa bahay. Hindi dahil sinampitipit ako. Inaati ko yan. Lalabas po yung mga 10 piraso. Ini-slice ko po yan. Slice. Kasi muna, hindi naman malaki mukha mo para ito pang sabon. Tapos, pag nagsasabon ka ng mukha, huwag niyo pong ini-direkta sa mukha ninyo. Yes. Lalo pag kojik. Oh. Huwag po. Matapang. Ang gawin ninyo, pabulayin niyo sa kamay ninyo. Pag bumula, saka mo pa lang sasabon. Yun. At ang tamang pagsabon, hindi ganun. Yung iba, halos mabulan mukha. Pag ganun, paikot. Meron din po niya ang tanong na masasabon. Circular motion na tawag nila. So, meron po yung circular motion. Kailangan paikot-pataas. Paikot-pataas. Yung nga lang po, may side effect po siya.
May sabit sa cellulite. Ako, sa kanto gamit ko nakakagamit ko ng sabon. Hindi, ano na lang nangyari? So, nangyari, tumutuloy. Yan lang ang problema. May side effect ko. Kaya, ha? Kaya mamaya, pag nakita kitang nakaganyan, kung kasi Marlon, isa lang ibig sabihin niya. Kaya na, bumigay sa sabon. Okay, di ko lang. Meron tayong toner. Okay, medyo pangit tayo na natin dito. So, ngayon, meron nung tayong bago, lalagyan ko ng toner. Lalo na yung iba talaga na gusto talaga na i-maintain yung pagiging moisturizer ko ng kasi kailangan, iba, ito lang sekreto nila kung bakit hindi talaga nakakarinig. Ito po, toner lang, no? Iba, hindi mabubuhay na walang toner, no? Yes. Bakit iba, hindi mabuhay na walang toner, no? Talagang pang tatanggalin talaga yung dumi sa mukha, no? Yan, toner. So, meron tayong Omni White Cream. Wow. Okay, lalo pag dry ang face mo, I suggest. Moisturizer. Omni White Cream. So, moisturizer mo siya. I suggest, mas maganda sa gabi mo siya gamitin. Okay? And then, meron tayong Omni White BB Cream. Okay, so para ho siyang concealer. Okay, so na pwede mong gamitin. Okay, ano pa? Meron po tayong Omni White Pinkish Cream. Okay, kung meron kayo mga kilala ng katin, nung kabataan mo natin, pag sinabi mong powder, di ba, nasa panyo, no? Nilagay ka sa panyo? Tatatak kong gagano'n. Tapos pagbukas sa hangin, nakangin pa kayo mga kasi, nasa panyo, no? Hindi na! May technology, no? Okay, pagbukas mo, pag-apply mo, parang siya nagiging powder ho siya. Wow. Kung nagamit ito, parang ho siyang powder. Wow. Pag in-apply mo, nagiging powder siya, tapos ang dulas-dulas sa mukha. Wow. Okay, ito po ang ating Omni White. Okay? Meron tayong Omni White Lotion. Kaya kung medyo lagi kang exposed sa labas, I suggest use this, itong ating Omni White. Tapos ang maganda dito, hindi kagaya ng ibang lotion na malagkit. Ito po ay water-based. Wow. Kaya hindi ko siya mararamdaman na malagkit. Pag ito man nilagay mo, parang feeling mo wala kang nilagay na lotion. Kasi ina-absorb ka agad ng body. Okay? Ano pa? Meron tayong Omni White Scrub. Scrub. Nung panahon namin, yung ginagamit sa probinsya, yung bato. Hilot. Pinanihilot, tama? Pagkatapos mo manghilot, hihilutin ka lang. Anong mamaya pagkatapos? Pagbanda mo, anong nararamdaman mo? Mahapte. Gas-gas. Hey! Eh, totoo yung bato naman, hindi naman makakita yan. Pareha sa kalyo. Kasi iba naman yung kalyo ko sa balat na. Kaya nga naman, isubukan mo yung bato kaya ikaskas mo dito, mamaya magaskas na eh. Ganun din na balat. Eh, kung ganun lang naman patapon mo, mas maganda itong gamitin mo. Omni-wise, meron talagang pang-scrub para sa balat mo natin. Dahil may mga tao talaga sensitive ko yung balat. Malinaw? Okay, ano pa? So, ito po yung skincare product ko natin. Ito good news, introduction para po yan. Ito po yung totoo. So, meron po tayong personal care product. Yes. Ano po yan? So, yan. Meron po tayong nature's own product. So, bagong-bagong product po natin. Kalalabas lang yan. So, mga 4 months, 5 months ago. Itong nature's own shampoo natin. Okay, meron tayong conditioner and meron po tayong shampoo. Okay? Ang maganda dito sa shampoo natin, pag ginamit mo to, mas maganda i-massage mo. Okay? Ma-massage mo yan, tapos medyo ibabad mo ng konti massage. Mga sub-date lang naman. Kaya pag banlaw mo, wala ka ng buhok. No, okay po yan. Yun po yung effect niya. Okay. Meron po tayong Omni White Bubble Cleanser. Ito yung iba. Meron po akong downline. Or I mean member. Bumili. Pagbili. Sinole. Sinosole. Ma'am, bakit niya po sinosole? Ayaw ko niya. Hindi bumubula. Ay, samantalang bubble cleanser. Anong hindi bubula? Ma'am, bubble cleanser po yan. Talaga bumubula po yan. Nung ginamit ko, hindi bumubula. Eh, parang alam yung ginawa pala. Alam yung ginawa? Nilagay sa kamay. Ginanong! Tapos sa kanyang ginanong. Eh, ma'am, yan po ay minsan po, minsan, nagtatanong-tanong ho kayo. Tapos sa likod po yan, meron ho kayo babasahin po dyan. Eh, ginanong, basa-basa din po pag may time. Yan po ay pinapatong mo lang, ipatong, mamaya-maya lang, kahit hindi mo ganun din yan, bubula ko yan. O, gusto mo mamalikan, kaya mo ko. Eh, pinatong ko sa mukha mo, o yan, tinan mo ba, bumubula na. Kapag hindi ka pa tumigil, eh, bubula yung bibig mo sa akin. Kaya yan, pag kayo po ay nagbenta nito, sabihin niyo na pinapatong yan sa mukha. Ha? Yan po ay pinapatong, hindi po yan. Napahit. Yan, tapos, pinong na... Ini-scrub. Yan po ay ipapatong lang. Nakita nyo naman, di ba, demo? Ipapatong lang siya na lang. Pagpapatong, mamaya, magpapabuls niyan,
Tapos, alam sa maganda yan, deep penetrating niya po yan. Yes. Nararamdaman mo parang may tumutusok-tusok ko na niya. Nararamdaman niya. Yes. Sabi ko, akala ko, anong nararamdaman ko sa karayo? Akala ko, ako lang! Ang nakakaramdam niya, aba, paras-paras para kami mga distributor. So parang mayroong tumutusok. Yung pala yun, nararamdaman mo pumapasok talaga. Sa skin mo talaga. Okay? And may isa sa made from charcoal. Okay? Charcoal. Ano pa? So meron tayong napkin. This is a sanitary napkin. And in fact, dapat nga, mindsetin nyo na, dapat i-push natin ito eh. Lalo na sa mga kababayan. Ako sa tubihan isa, nabibenta kong na, kaya nga lang nung lately, oh, wala talaga talagang kita sa napkin kasi wala tayong stock. Pero ngayon, aba, alam niyo po, nabawala na ngayon mga customer ko kasi nga, 50 pads ang nabibenta ko po every week because of this napkin. Itong napkin. Mga regular customer. 50 napkin. 50 paddy liner, puro ganun po. Every week po ang nati-dispose because of this. Dahil ang promotion ko talaga, ang mindset ko sa kanila, kailangan talaga tanggalin na nila yung ordinary napkin na ginagamit nila. Natatag ng dioxin. Kasi alam niyo po ba yun, yung ano yan, hosted yan, puro mga tissue paper, puro mga recycled paper lang po yan. Pinuhusan po ng dioxin. Okay, yung dioxin po ay 150 times than cyanide. Kaya nga naman po yung dioxin yan, yun po, cost po sa sakit ng ano. So, dati, wala din naman po ang usong cervix cancer. Wala naman po yan nung panana. Kasi nung panahon, di ba, ginagamit po ng mga magulang po natin yung pasador. O kaya naman, katsa. Katsa. Di ba? O kaya, goose. Bunot ng nyo. Bunot ng nyo. Grabe naman yun. Iba naman yun. So, ibig sabihin, yung mismong gasa. Di ba? Tinatali lang nila yan. Tapos, pag nagkaroon sila, ginagawa kagad, tanggalan kagad. Diba? Hindi ka nga yun. Pag meron, hanggang sa pag-uwi na po yun. Saka pa lang tatanggalin. Kaya ang nangyari, hindi po ngayon sumisingaw, hindi po ngayon na ang nangyari, nai-stack po yung bakterya yung sa ano ng babae. Tapos at the same time, yung mismong ginamit po dun sa napkin na dioxin, yung pinag-cocos po ng sakit po ng kababayan niya. Na cervix cancer, myoma, so ang daming may sakit. Lalo na ang UTI. Okay, so kakala natin yung UTI kung saan na lang nakukuha, pero hindi nyo alam. Sa sanitary napkin din yung nanggagaling po yan. Okay? So maganda dito sa napkin po natin, okay? Meron po siyang active oxygen and negative ion and meron din po siyang far infrared. Alam niyo po ba yung far infrared? Hindi. Alam niyo po ba ito? Buti na lang kasi hindi ko rin po ito alam mo. Okay, yeah. So this is antibacterial po, far infrared. So na nagtitrace po yung ating napkin, meron po siyang antibacterial. Okay? And then, meron po mga layer-layer po ng ating mga napkin. Meron po siyang pinatawag na 8 layers po yan. Pero pag sa akin po, 9 layers po. Kasi kasama po palad ko, libero lang. So, ibig sabihin, 8 layers po yan. So, meron po siyang pinatawag na side leg. Meron po mga cotton na pangsalo po ng regla. So, para at least matutabusan kagad yung babae. Tapos, meron yung mismo ginamit po namin ano dyan na yung loob. Na meron pinatawag na polymer or sa madaling salita. Ay gawa po sa salaman or corn gel. Eh yun po ay edible. Alam niyo po ba yung mismong ano na sana yung napkin na? Wala po dito. Wala. Sige po, okay lang. Alam niyo po ba yung pagbinuksan mo yung ano? Alam niyo po ba sa isang napkin ng babae, yung plastic po niyan, dalawang plastic bag po ng SM. Kung nag-grocery ka, dalawa po ng katumbos ng isang napkin na ginagamit ng ordinary napkin. Kasi yung mismo yun, hindi po recyclable. Eh sa atin po, ay recyclable po yun. Ibig sabihin, yung pinakalan yung araw yung plastic po yun, hindi po plastic po yun. Bubble gum po yun. Gum po yun. Ibig sabihin, edible po yun, nakakain. Pero hindi ko po sinabi kainin po yun. Ibig sabihin, pwede mo talaga siya kainin. Nagutunaw po yun. Ha? Nagutunaw. Okay? So, yung napkin, hindi kakainin. Pero yung pinagdala yun ng napkin, yung pwede po yun. Pwede yun. Pwede yun. Okay. Pero naman, baka naman, kainin ko pati yung napkin, no? Iba usapan niya, lalo na pang meron. Okay, so ibig sabihin, ba't napunta doon po yan? Okay, kaya ngayon, yung mismo laman po, yung corn gel niya, yung pahihan niya po.
Okay, baka naman po yan, bubuksan mo pa. Okay, so yung pong advance, and alam niyo po ang babae po pang nagkakaroon, at least mga 30 to 60 po. Pinakamalakas yata, 60. Okay, sa babae, 30 to 60 po yan, pag nagkakaroon. Ibig sabihin, 30 to 60 ml, yung dami po ng daloy ng babae. Pero ang maganda sa atin dito, 120 to 150 ml, yung na-absorb niya. So ibig sabihin, yung tatlong babae na nagkakaroon pag samasamain niyan. Kaya yung sa'yo, hindi pa puno, oh, gamitin mo mo. Kasi nga naman, tatlong beses punong katumbas puno, ano, yung tatlong babae po siya. Kaya nga naman, nagiging mas nagiging komportable po yung babae kasi nga, absorb talaga, hindi niya talaga nararamdaman na meron po siya. Kasi yung iba talaga, pag natin, ramdam mo na meron kayo, no? Ito talaga, halos hindi mo naman. Kaya I suggest, try this product natin, itong K-Pads po. Okay? Okay, meron po tayong mini-me version po para sa mga babies naman. Kung may mga ano po kayo, bata, okay, meron po tayong mini-me. Okay, ito po ay meron din siyang negative ion. So, mas mabalakas, mas meron din siyang capability para i-absorb niya yung ibig. Alam niyo po, bata, akala natin pag binuhat mo, kumain naman, ba't umiiyak? Binuhat mo naman, umiiyak pa rin. Pero pag tingin mo ng weight niya, meron palang rashes. At napaka-happy po pag may rashes po. Naranasan niyo na po ba mga rashes? Sobrang happy po niya, kaya ang bata po, hindi mo masisi talagang iyak na iyak pag may rashes. So kaya naman ang rashes dahil dun sa ginamit na diaper na ginamit. Kaya I suggest, ito yung gamitin niyo. Sobrang tipid at sobrang tagal gamitin. Okay, dahil sobrang absorbent niya. Okay? So ito po yung beauty and pinaka-personal product natin. And then last one, yung bagong product po natin. Wow. Kalo-launch lang po niya nung bagong product natin. Kailan lang ito? Mga 2 months ago, no? Ay, 1 month ago? O 2 months? Yung May, July, no? So, 2 months ago, bagong labas na product natin, Omnigate, okay? Na naubos ka agad ang stock. Sold out. Sold out ka agad. What? Sanglin mo lang. Ubos na. Okay. So, benefits po ng Omnigate po natin, cash out pack. Okay, meron po siyang weight loss. Ito po ang Omnigate natin, Pathfinder po. And then, gone in 60 seconds, no, 60 minutes. Ibig sabihin, kung makikita niyo yung demo nito, pag-take mo nito, meron siyang capability para talagang tunawin yung bad cholesterol mo natin. Okay, so ito po ang ating Omnigate. Okay, this is a Citusan, talagang maganda po sa, for weight loss po, itong Omnigate. Okay, ano pa? So meron po tayong Nature's Own Toothpaste. So ito po, natural, no fluoride, no harmful for ingredients. Meron siyang yung pinakamararamdaman yung matigas nito ay stevia po. Get reduced to today. Ano pa? Ito po, meron siyang natural antibacterial properties. Ito po yung maganda dito sa toothpaste natin. Okay? Tapos, maganda nito, meron siyang mint talagang pag ginamit mo talaga, mas maganda gamit training nga sa gabi. And then, kinabukasan, fresh na fresh pa yung ano niyo, yung hininga. Okay? Kaya, mas maganda. Ito, maganda din demo to eh. May demo kami nito eh. Okay, yun nga lang. Siguro, baka bukas pa natin ito may demo, no? Pero may demo niya. Next time, pakita namin sa inyo yung inaka-demo po niya. May demo rin po ito. Magandang demo po niya. Okay, itong ating toothpaste. Okay? Ano pa? Meron tayong bagong-bagong product po natin. Yes. Kung CC Fusion po natin. Okay, siyempre. Bottom line, kung hindi nyo pa rin susubukan, itatry, hindi nyo malalaman itong effect ng product natin. Okay, so meron siyang antioxidant. So all natural po itong ating CCQ-sul po natin. Meron po siyang, you know, improved skin moisture. Ibig sabihin, hindi naman siya talagang nagmamatigay yung mukha mo, no? Okay, para wag lang po siya mag-dry. Kasi alam naman mo natin, karamihan sa mga foundation is nag-dry talaga yung face mo pagkatapos mong gumamit. Okay, so ito meron po siyang advantage. Tapos, UV-raise na rin siya kahit nasa arawan ka, protektado yung face ninyo. Lalo na may mga pigmentation. Yan yung may mga peras-peras. Okay, may mga ganon. So, maganda ko siyang gamitin. Talagang natatakpan talaga siya. Okay? And then at the same time, prevention na rin po yan sa skin ng mukha ninyo. Okay? Ano pa? Okay, meron po tayong Ashitaba. Coffee. Okay? Ito po, kakailanganin nyo ng coffee maker pag bumili mo ngayon ito. Kaya kung ikaw talaga ay coffee lover, I suggest bumili ka ng coffee maker mo and then itong Ashitaba mo natin. And then, good news po, bilang na lang kayo ng mga ilang buwan, magkakaroon na rin po tayo ng food supplement po ng Ashitaba. Okay, wow. Ngayon. Okay, yan, food supplement. So, ngayon, benefits po ng ating Ashitaba.
Yan, strengthen na yung immune system. Paksa, detoxifying di ho siya. Yan, regular blood pressure. Yan, control blood sugar and prevent diabetes. Kaya kung may mga diabetes po dyan, yan, binabalansin niya po yung pH natin, yung alkaline niya natin. Yan din sa antibacterial and anti-inflammatory agent. Okay, so yan. Ini-increase niya po yung body metabolism muna at pinapabilis niya. Kaya kung meron mo dito, mababal po yung metabolism. I suggest use this. Okay, yan. May problema po sa menstruation syndrome po yan. Reduce muscular and joint pains kung may mga problema po sa may kasukasuhan. Okay, maganda po yan. Yan, gastrointestinal disorder. Kung may mga problema, lalo sumasakit ang tiyan po. Maganda po yan. Okay, good cholesterol and bad in the body. Yan, okay. Yan, prevent anemia. May problema sa dugo. Maganda po yan. Alzheimer's disease. Makakalimutin. Imagine nyo, Parkinson's disease din, meron din siya. Dementia. Wow. Alam niyo po ba si dementia? Okay? Sino po yan? Papatul, hindi patul. Ko po kilala to si dementia. Okay. Alzheimer. Yung hinaharap yung salamin, nasa yung salamin ko, nakasunod na pala sa kanya. No? Yan po, Alzheimer's disease. Okay, so accelerate wound healing. Mas mabilis po siyang gumaling or gumaling yung sugat mo pag ito ginagamit mo. Ano pa? Increase concentration and attention. Okay, so memory enhancer din po yan. Ito po ang Ashitaba benefits po. Okay, and last one, ang aging properties. Okay, so meron po siyang capability para kontrolin po yung pagtanda na po natin. Okay, ano pa? So, there's a lot of distributor and celebrity na gumagamit. Okay, ng product natin. Pinakakatiwala ang mga produkto mo natin. So, with that guys, pwede po ba natin palakpakan natin? So, I suggest, meron po tayong mga product presentation na nagbibigay po ng full detail po ng mga product. Kaya, hanggat maaari, wag lang po kami yung atinan ninyo. May mga speaker po tayo pumupunta, especially Dr. Victor Escueta. Siya po yung nagbibigay po ng full detail po ng ating product. Mas maganda inaatin ninyo, inuupuan nyo pero para mas magkaroon po kayo ng idea. Para pagdating ng panon, ginagawa mo na ito, mas madaling i-adapt na yung negosyo sa mga kaibigan at kakilala ninyo. Okay po ba yan? Okay, so again, ang trabaho ka naman, ipakita sa inyo talaga yung opportunity kung paano kayo kikita sa mga product natin. Okay, so, pag-usapan na natin yung business opportunity. Siguro, bigyan niyo ako ng mga 10 minutes and done. Tapos na po ako. Okay, mabilis lang po ito. Okay, ano? Yun nga lang, pag business ang pinag-uusapan, hindi po lahat ng tao business-oriented. So, bigyan ko muna kayo kahit mga 2 minutes or 3 minutes. Pakita ko muna sa'yo na kung bakit ka naman mag-decide gawin yung negosyo. Ngayon, kanina pinakita ko sa iyo bakit ka iinom, bakit ka gagastos. Okay? At naging malinaw sa iyo. So ngayon, gusto ko maging malinaw naman sa iyo kung bakit ka mag-decide. Kasi kahit sabihin ko na yayaman ka, pipita ka dito sa negosyo. Kung hindi ang mindset mo ay hindi po business, useless din po. Kasi again, hindi po lahat kasi ng tao ay business oriented. Alam niyo kung bakit? Kasi karamihan po ng tao, ano? Kaya kahit anong explain ko siguro, baka hindi mo rin tuma-appreciate. Pero bibigyan kita ng daylan kung bakit ka mag-design. 3 minutes, okay po ba yun? 3 minutes. Ito yung daylan. Ano po ba yung daylan kung bakit ang tao, pag business ang pinag-uusapan, hindi ka agad nakakapag-design? Gusto niyo malaman? Una, wala akong pera. Kaya mamaya, in-explain ko ito, yayaman ka ko ito. At ang bottom line, paglabas mo dito, malamang ang nasa isip mo ano? Malamang sasabihin mo doon sa taong nag-report sa'yo na nag-invite, ano mo, ang ganda na sinabi ni Anthony, kaso malang wala akong pera. Tama po ba yan? Pangalawang problema ng tao kung bakit hindi nakakapag-decide ka agad, ito yan. Wala akong? Maaaring may pera ka, kaso malang wala ka namang time. Pwede mo sabihin, Anthony, ang ganda ng negosyo, kaso malang wala akong time. Agree? Tama na wala akong time. Pero to, okay lang na wala kang time. Okay lang din na wala kang ano. Basta okay lang. Wala kang time, basta ang importante, marami kang pera. Kasi meron pong mas worse, sige malaman, wala na lang tayo, wala kang pera. Yun ang mas masakit. Okay? Ito pa, malaking problema ng tao. Anthony, okay negosyo kaso wala kong alam. Ang walang kamatayan ito, Anthony, hindi ko yan hilig. Naku, Anthony, hindi ko yan linya. Tama po ba yan? So, ibig sabihin, may ganito pong mindset ang tao na hindi niya hilig, hindi niya linya. Pero ito nasasabihin ko sa inyo. Marami pong tao sa labas, kung agree po kaya, marami po ba tao sa labas ginagawa niya linya niya? Tama no? Ginagawa niya rin hilig niya. Pero tanong, kamo sa buhay niya? Still ganun pa rin. O sabi na natin, hindi mo alam, hindi mo linin niya, hindi mo hilig, pero kung ito ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo linya eh? Tama po ba? Ito, walang kamatayan itong dahilan, no? Anthony, okay yung negosyo kasi walang risky. Nako, Anthony! Malulugi lang ako. Tama po ba yun? So, mayroon po ganitong mindset na kahit hindi pa nila pinapasok, ang feeling nila malulugi. Sabi mo nga sa akin, malulugi ako.
Sabihin niyo po, malulugi ako. Malulugi. Isa, malulugi ako. Malulugi ako. O, tingnan niyo po ah. Paano ka malulugi? Eh, kasasabi mo lang, wala kang pera. Paano ka nalugi? Tama po ba yun? So, ibig sabihin, ang iba, ginagamit nito ang reason. Saan ka naman nakakita na lugi, eh, wala namang nilabas na pera? Malinaw? Ito po ang dahilan ng tao kung bakit hindi na kagad nakakapag-decide. O, pansin niyo ito, anong basa niyo dito? Kung ito problema mo ngayon, pagdating kayo ng panahon, problema mo pa rin. Problema niyo pa rin? Tingnan mo natin. Kung ito problema mo ngayon, ha, pagdating ng panahon, tingnan mo natin. Naniniwala po ba kayo may life cycle? Opo, kasi hindi po magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Isa sa mga dinadaanan ng tao na life cycle yung pag-aaral. Tama po ba? Yung anak ninyo pag nag-anak, pag-aralin hindi. Yung anak ng anak mo pag nag-anak, pag-aralin hindi. Yung anak ng anak mo pag nag-anak, yung anak ng anak mo, at yung anak ng anak mo pag nag-anak, yung anak ng anak mo, at yung anak ng anak mo pag nag-anak, yung anak ng anak ng anak mo, at yung anak ng anak mo pag nag-anak, yung anak ng anak mo, ano tawag doon? Life cycle. Agree? Okay, pagkatapos mag-aaral, ang susunod? Pagkatapos mag-aaral, ang susunod? Gusto niyo po ba habang buhay nag-aaral, bata? Aba, ba 90 years old ka na, anak, magkatrabaho na. Ano gusto? Pagkatapos mag-aaral, ang susunod? Hindi po, nag-graduate muna. Graduate muna, graduate. Pagkatapos graduate, ano susunod? Tama po. Kahanap, trabaho. Anong mag-aasawa? Mag-aasawa niyan? Asawa ka agad? Work muna. Sa bagay, ang pag-aasama, tinatrabaho din yan. Tama na din. Trabaho din. Okay, so, ganito pa yan. Mag-work. So, ibig sabihin, sa ayos na gusto mo magtatrabaho. Pansinin niyo po ba, may mga tao po ba hindi nakapag-aaral? Yes. May mga tao po ba hindi nakapag-aaral? Yes. Pero still, dumaan pa rin sa life cycle. This is life cycle. Wala kang choice, kailangan niyo po magtatrabaho. Ito ang question, gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Hindi. So, ibig sabihin, kailangan mo pa rin mag-retire. So, ibig sabihin, sa ayos na gusto mo, pagtumtong mo ng 60, ano sa akin ni boss? You're out. Tama? Bakit? Ang tawag ko dyan, ano? Okay, dahil nag-retire ka, may pera wala? Wala. Meron po, ang tawag ko dyan, retirement. Okay naman, pension plan. Tama, no? Okay, dahil nag-retire ka, dahil nag-retire ka, ang trabaho, tuloy tigil. Siyempre, nag-retire ka na, tigil ang trabaho. Nagyan natin, tigil. Okay, dahil tigil po ang trabaho, ang sweldo, tuloy tigil. Tigil din po ang sweldo. Dahil tigil po ang sweldo, ang gastos kaya, tuloy tigil. Tuloy po ang gastos. Dahil tuloy po ang gastos, ang pera. Okay? Uubos hindi. Mauubos. Para hindi mauubos ang pera, anong gagawin? Magtatrabaho ulit? Business. Ha? Ano? Tatrabaho. Kaya ka nga nag-retire, do you think hindi tatanggap ka sa'yo? Ito may question. Anong option mo? Anong option? Pwede? Alam mo magtrabaho pa? Pwede pa naman. Ako meron akong alam. Pwede po ba kayo mag-artist sa itong itan? Pwede po. Yung nga lang, horror na wala na master. Okay, so ibig sabihin, ang option mo ano? Business. Ang nagiging option ng tao, business. Pansinin mo ito ah, kung ang option mo pala ay business, kasi alam mo, ang pera pwede maubos. Tama? Tandaan ninyo, kahit gano'ng kalaki ang pera, believe me, kung ang pera palabas, hindi papasok, maubos ko. Agree? Okay, para hindi maubos ang pera, anong gawin? Business. O, ngayon, kung business pala ang option mo pagdating ng panahon, o balik mo tayo dito. Balik tayo dito. Sabi mo, Anthony, wala akong pera. Pero pagdating ng panahon, magbibusiness ka, maglalabas ka rin ng pera. Anthony, wala akong time. Pero pagdating ng panahon, papasok ka sa business. Yes. Sabihin mo ngayon sa akin, Anthony, wala akong time. Sabihin niyo po, Anthony, wala akong time. Anthony, wala akong time. Dito kaya meron. Wala akong time. Kung sinasabi mo ngayon, wala kang oras, edi paano na lang dito? Tama? Ngayon, sabi mo sa akin, Anthony, hindi ko to alam. Sabi mo, hindi ko to alam. Hindi ko to alam. Bakit dito kami alam? Alam naman ko natin yung buong buhay mo ng trabaho. Hindi ng business. Dahil wala kang alam sa business, anong meron sa pera mo? O anong sense, ang trabaho ka ng buong buhay mo, maubos ng pera mo dahil wala kang alam. Anthony, hindi ko hilig. O, pansin mo, hindi ko hilig, sabihin niyo po. Hindi ko hilig. Pero bakit mo pinasok? Hindi ko linya, sabihin mo, hindi ko linya. Pero bakit mo pinasok? Akala ko ba hindi mo hilig? Akala ko ba hindi mo linya? Anthony, risky. Anthony, manulugi.
Sabi mo malulugi, pero hindi eh. Pinasok mo. Akala ko ba malulugi kayo pag pumasok ka sa business? Pero hindi yun, papasukin mo rin. So, ibig sabihin, ang totoo, hindi pala ito naiiwasan. Tama mo ba? Na pagdating din pala pa noon, harapin mo din. So, bakit mo ito iwas? Bakit iwas ka ng iwas? Malinaw? Pero huwag mo kayo mag-alala kasi yan po ay later pa naman. Eh kung gano'n naman din pala, papasok ka sa business, ano mas maganda? Ano mas maganda? No, kung no. Papasok ka lang naman sa business, ano mas maganda? Now no, or later? No. Alam niyo mo bakit na yun? Kaya ko ito ini-explain para maging malinaw sa iyo bakit ka mag-design. Alam niyo ko bakit na yun? Ito po. Pag ngayon ka nag-design, ngayon ka pumasok ng business, ngayon mo ginawa ang business, ngayon mo inaral ang business, ngayon mo matututunan? Yes. Ngayon ka rin kikita? Yes. Pag later ka nag-design, later ka pumasok, later mo ginawa, later mo inaral ang business, sa tingin mo, later mo din matutunan? Yes. Aba, later ka din kikita. Tama po ba? Eh kung papasok ka lang naman sa business, ano mas maganda? Now or later? Now. Alam niyo kung bakit? Simple lang. What if ngayon ka nag-design mag-business? Ang pangalan mo kuya, ano pangalan? Ay, napakita din lang. Pangalan mo kuya? Rainier. Pwede po ba natin palakpakan si Rainier? Rainier! Rainier, gagamitin ko ng pangalan mo. Ilan taong ka na Rainier? Oh, wala sa itsura. Na parang ka lang 20-11 months and 29 days. Mas bata ka lang isang araw, no? Si Rainier po ay 21 years old. So, dahil si Rainier po ay 21, ano ba ba Rainier 25 years old ka ngayon? Okay, ito ngayon si Rainier. Ngayon nag-design, ngayon pumasok, ngayon ginawa business. 5 years from now, ilan taong na si Rainier? 30 years old na ngayon si Rainier. Kaso nga lang, si Rainier po, nung hinataw, ginawa niya itong business na to, siya po ay nag-pay. Pwede po ba mangyari yan? Yes. Pwede po ngayon, kasi marami po nang minigosya naman, na nag-pay po sila, hindi nagsasaksin. Eh, what if si Rainier, nag-pay po siya? Ito naman sasabihin ko si Rainier, okay lang mag-pay ka. Alam mo bakit? At least, bata ka pa. Kaysa naman dito ka pumasok, oh, tingnan mo, ilang taong na 70, o nag-pay ka din. Tama po ba yun? Tama? Eh what if si Rainier po hindi nag-pay, nag-succeed, pwede po ba mangyari? Yes. Eh what if si Rainier po nag-millionaryo? Pwede po ba mangyari? Yes. Ang maganda kay Rainier, bata pa, successful na at millionaryo. Masarap o napakasarap? Napas. Eh imagine nyo ha, ang maganda niyan, si Rainier, successful na habang ba? Eh what if ito si Rainier? Yan, yan si Rainier. Kaso nga lang, si Rainier hindi po nag-pay. Dito siya nag-decide, dito siya pumasok, eto siya ngayon, hindi siya nag-feel, nag-succeed din po siya. Pwede mangyari? Pwede. Eh, what if si Rainier nag-millionary din? Pwede po ba mangyari? Yes. Eto naman, etong tanong ko. May enjoy po ba ni Rainier? Yes. Bakit? Nakakasakit na. Tama? Tama po yun. Baka naman po magkakasakit na, eh baka naman may sakit na. Yes. Tama? So, ito ang question ko, anong sense na trabaho ka ng buong buhay mo, hindi, hindi mo rin may enjoy? So, bakit ka pa nagtrabaho? O hindi mo rin ma-enjoy. Alam nyo, napaka-importante, bawat sinti mo naman, dapat ini-enjoy nyo po yan. Kaya huwag ngayon tayo. Ang mayroon niya kasi, pinaghirapan mo eh. Tapos, hindi mo na-enjoy. So, anong essence nun pinaghirapan mo na hindi mo rin ma-enjoy? Malinaw po ba? Pero huwag ka mag-alala rin yan. Kasi po, yan ay later pa. Later pa naman yan rin yan. Hindi pa ngayon yan. But ang punto ko, kung papasok ka lang naman para sa business, ano mas maganda rin yan? Now or later? Now or later? Now. Alam niyo kung bakit ngayon? Because time and effort equals kasi kung saan ka nagtatapon ng oras mo ngayon at panahon, kung ka nagtatapon ng panahon ng buhay mo. Kaya kung ito ngayon nakupo, umating ka ng 7 na ng isang oras na ng oras, sa tingin mo nang sayang ang oras mo, hindi ko nasayang. Mas nasayang ang oras mo kung nanood ka na magkakamagdamag ng TV. Kasi yon pwede mo panood yun araw-arawi. Pero itong opportunity ito, minsan lang po dumadaan sa buhay mo. Dapat pinapakasalamatan niya yan. Yes. Eh, napaka-tatubi dahil po, napaka-gwapo ng speaker ninyo. Yes! So ngayon, again, tanda ninyo, hindi po reversible po ang life. Agree, hindi po ito reversible. Hindi po ito na ibabalik. Pag lumipas niyan, tapos niyan, wala na po kayo babalikan. Kaya napaka-importante mag-decide po kayo. Okay? So ngayon, Anthony, nakapag-decide na ako sa business. Ang question, paano at anong gagawin? So, ready na po ba kayo? Yes. Bigyan niyo ako ng 5 minutes tapos na po. Okay po yun? 5 minutes po. Medyo mababal ang oras dito po sa Pasan Fernando. Okay. Paano? Simple na po. How to become a distributor? Ito lang ang simple. Una, kailangan 18 years old po kayo. Pangalawa, kailangan meron po kayong distributor or meron kayong sponsor. Yung taong nag-invite sa'yo, nasabi ka kain ng pero wala namang pagkain. Yan po yung sponsor niyo po, no?
Okay, pangalawa, kailangan mag-fill up po kayo ng application form. And then last one, purchase po kayo ng product package. So, para maging ganap po kayo ng distributor, kailangan nyo po mag-purchase ng package. So, question, pag ako ba nag-purchase ng package, magkano naman? Magkano? O, malaki maliit. Kahit hindi nyo po sabihin, kitang-kita sa mata ninyo na malaki talaga. Kasi mata nyo, laki, no? Okay, 15,888 pesos. Okay, but in reality, 15,888. Ang mindset po niya, huwag mo ikagulat ito. Hindi po ito nakakagulat dahil napakalit lang ito, napakabaya lang. To give you idea, 3 years ago, nagtayo po ako ng company. Dito rin po, networking din. Eh, siyempre, nangarap po ako, minsan ako naging distributor, kumita, yumaman, siyempre, gusto ko naman maging may-ari. Aba, nagpayin naman po ako. Eh, good news po, may good news po. Good news po, sarado na po, sarado na. So, I invest, 5 po kami may-ari, I invest, ang total na na-invest mo namin is 45 million. Wow. So, ibig sabihin, doon ko na-realize, hindi pala dito kayo nakadali. Pagpatakbo ng company, ito, better network man. So, doon namin na-realize. So, yung company namin, hindi naman masyado tumagal. Mga 1.5 years nang nagsarado na buwan. Anong company? Okay, hindi ko na po sasabihin, I won. Okay, so ngayon, good news po, I lost na po siya. Ah, I won, I lost. Ah, okay. Okay, so, sa akin naman po, I'm so blessed dahil meron pong another opportunity na since ako na may galing dito, hindi na ako nahirapan, bumalik, kasi dito naman ako galing. Marinaw? So again, 45 million versus 15,000, maliit po ito, bariya po ito, marinaw? Para magpatakbo ka ng business, mamaya ma-appreciate nyo kung gano'ng kaganda ito. 15,888, nalalakihan ka, huwag mo kayong malaki. Kasi unang-una, yung 15,888, i-mindset mo. I-mindset mo na wala kang binabayarang kurente. Kayo po ba dito mga distributor may binabayarang may kurente? Wala kang binabayarang pwesto. Meron po ba kayong binabayaran? Wala kayong binabayarang tao, pero tumatakbo business mo. Malinaw po ba yun? Ito yung advantage ko. So, ibig sabihin, tapos ang maganda dyan, sa 15,800, paglabas niyan, isipin mo palagi, oh, meron kang worth 16,000. Nakita niyo po ba? Kaya worth 16,000 beauty and wellness product. Okay? Ikaw yan. Taas mo na po. Baba mo na po. Yan, okay niya. So, worth 16,000 yung product. Tingnan mo ito, ah. Pwede mo ibenta yung 16,000 na product. Pwede mo ibenta, ah. Yes. Pag bunabenta mo ba yung product, pwede na bumalik yung punan? Yes. O, tingnan mo, kung ito ay pinangutang mo, nag-join ka, pinangutang mo. Nabenta mo product, pwede mo na pambayad ng utang? Pwede na. Bakit? Mas mahal po yung cellphone mo kaysa dito. Tama po ba yun? Pero ito maganda nito, pwede ito mag-generate ng pera. Pero yung cellphone mo, after 1 month, 2 months, pays out na siya. Hindi na nag-generate ng pera. Malinaw? So malibang pa dyan, mayroon kang 30 to 70% discount sa lahat ng product na bibilin mo. And 16,000 buy one take one voucher. Ibig sabihin pa, bumili ka ng product, may libre kang produkto. So buy one take one tayo. So bibigyan ka namin ng voucher na 16,000. Pag bumili ka ng 16,000, may libre kang 16,000 na worth of product. Pero hindi namin, hindi po ibig sabihin, buo mo siya bibilin. Pwede pong pa isa-isa. Hanggang sa umabot ka ng 16,000. Malinaw po ba yan? Palibang pa dyan, meron kang personal webpage. Ito po yung webpage natin. Okay, so meron kang login. Maglalagin ka, mga products na doon na. Okay? Maliban po dyan, meron tayong ATM Visa. Ibig sabihin, pag ginawa mo to, so, you can get your own ATM Visa. Ito po yung Visa mo natin. Okay, meron tayo, JCP Mir, ito po yun. Okay, so, sign up ka lang, fill up ka lang application form para magkaroon mo kayo ng international visa. Ito po maganda. Ito magagamit mo to sa ibang bansa. Ito pong visa na to. Okay, yun nga lang, magkakaroon lang po siya ng visa pag meron pong laman. Yun nga lang, wala po siyang visa pag walang laman. Kaya make sure, lagyan nyo po ng laman para magkaroon ng visa. Okay? Okay, advertisement material, meron po tayo. Pag sinabing advertising materials, kung mapapansin nyo, marami po kami mga celebrity. Marami po kami mga celebrity. Masin nyo? Ibig sabihin, marami po mga celebrity po na nag-endorse po ng mga product natin. Materials po yun. Okay? So, nagbabayad din po ang JC po doon. Million ang ginagastos na kunyari para lang matulungan tayo mas madali may promote po yung mga product natin. And maliban po dyan, may parang tayong free trainings. Mamaya po, pagkatapos ko pa mag-seminar, mga alas 6 po, alas 6, meron po akong online training.
Yung online training, tuturuan ko pa kayo kung paano kumita ko sa online. Okay po ba yun? Yes! Tuturuan ko pa kayo kung paano kayo magpapalaki ng network ninyo sa online na hindi po gumagastos. Yes! Less effort, less expenses, pero pwede po kayo kumita. Pwede. Pakikinabangan ninyo yung cellphone ninyo na mas mabilis. Alam naman ho natin na medyo mas magastos pag nag-offline. Ang tawag namin dito is offline. Offline. Okay, what if may online ka pa? Kasi pag uwi mo naman sa gabi, ito sarado naman na sa gabi. At isa gabi, pwede mo bang i-maximize yung oras mo? Yes. Okay, and to give you an idea, 90% ng member ko po wala po sa Pilipinas. Wow. 90% ng member ko po OFW. Yun. So question, paano ko po nagawa o paano namin, paano ko kami lumaki sa online? Yun, ang maganda. Mamaya, 7-6 p.m, meron akong online training. Yes. Ituturo. And good news, tuturuan ko po kayo kung, kung paano ko kayo magkakaroon ng libreng website or e-commerce store. Okay po ba yun? Yes. So magkakaroon ka ng personal web page or website para meron ng website na sarili. Na yun na lang po ibabato sa mga prospect ninyo. Yung isang link na yun, pag-click nyo, meron kang sariling website na. At yun na makuha nyo po ng libre. To give you an idea, pag nagpagawa ho kayo ng website ninyo, more or less nasa 15,000 to 30,000 pesos. So bawi na ho, yun libre po yun. Malinaw? Tapos meron na rin po yung cash on delivery. Okay? At meron na rin po yung online store. Kompleto na po yun. Pwede na po sila bumili sa tindahan mo. Hindi ikaw ang magpapadala ng product. Yung kumpanya, yung JC Premier, papadala lang yung commission, papasok na sa e-wallet mo. Okay po ba yun? Yes. So mamaya meron akong free training seminars. And then meron tayong business kit. Kagaya ito, seminar din po ito ha. Wala po itong bayad. Pero kung gusto niyo magbayad, pwede rin naman po. Sorry po. Wala po to. Libre po to. Ibig sabihin, gumagastos po ang company para sa mga speaker na kagaya po namin. Nakayo po? At kami po, ibig sabihin, kami po, depende pa sa speaker dahil kami po wala naman kami kontrata dito. So ibig sabihin, nasa sa amin kung gusto namin pumunta o hindi. Kaya na pag ayaw namin, wala na kayong magiging speaker. Nakuha niyo po yun? Kasi hindi naman kami empleyado. Malinaw po ba yun? Kami po nag-decide kung gusto namin pumunta doon sa isang lugar. Dahil first time ko dito sa Pamangka, Pamangka, Mr. Fernando, good news po, kaya excited ako pumunta dito. Yes. Okay po yun? And next time, magpasyal ulit ako dito. Okay? Yes. Okay po ba yun? Yes. But parang ayaw ninyo, no? Ayaw ninyo. Hindi, wag na lang. Okay? Ito po ay value for money. Okay, sulit po ba yung 15,888? Yes, yes. Kasi bakit? Ituturuan ko kayo o bibigyan ko kayo ng idea kung paano nyo ito patatakuin pag ikaw nag-design ng mabilis. Malino po ba yan? Okay, maliban dyan, gusto mo ba ng good news? Yes! Eto, good news po. Meron tayong free incentives. So, meron po tayong incentive, lalo pag nag-design ka, hinataw mo ito. Okay, so pag platinum ka, ang tawag doon ganin, ang platinum, ito po yung mga incentives na makukuha mo. So meron po tayong dito mga gadget, cellphone, okay, may mga sapatos din po. Yan, sapatos. Ito, magkano siya? 42,000. Sapatos. Alam niyo po, kahit ako kumikita ng malaki, hindi ako bibili. 42! O ba, baka masakit, baka sumakit ka rin pa ako dito eh. Hindi ko pa binibili. 42,000. Hindi ako bibili niya. Pero dahil libre, oh, yes. Iuwa ko na. At nang makasuot-suot naman ng libre. Kamukha naman, no? Kamukha naman. So libre, free incentives po. Okay? So eto po yan, no? May mga rino. Kung hindi ka mahilig sa sapatos, sa gadget, yan tayo mga watches po. O kung hindi ka mahilig sa mga watches po, may mga bag po. Mga bag. May mga ito, mga helmets. Magkano siya? Louis Vuitton. Dek! Kahit ako may pera, hindi ako bibili. Pero dahil libre, libre naman, no? Mukhang bagay naman sa mga katulad kong mga ganyan ng lalaki. Pero siguro, mas guwapo siguro ako muna kay Hermes, no? Magkano nga lang? 70,000, no? 70. Ito po ay libre. Yes. Makukuha mo ng libre. Ito, ito, kage. Kaya ko nga, di mo. Yung bag na ito. Louis Vuitton? Ay, kahit ako siguro, ano, mayroon, hindi ko bibili niyan. Pero, nakuha ko siya ng libre. Pwede? Yes. So, yung tanong, bawin na po ba yung 15,888 ko? Yes. Bawin na. So, ibig sabihin, sulit po yung paghihirapan mo.
Kung hindi ka mahilig sa bag, ito, meron pa tayong mga ibang mga gadget. Wala ka pang TV sa bahay. Ito, mga yan. Okay? So, ito po, meron pa nga tayong mga distributor. Kung Justin Chan, no? Imagine mo, 1.2 million. Libre. Alam naman natin yan, 1.2 million, bahay na po yan sa probinsya. No? Okay? Ito, pag nawala mo, wala na. Yung bahay naman siguro, hindi naman mamimistress yun, no? No? Ito, at least, kaya na sabi ko, okay, eh, kung libre naman, kuhanin na natin. Okay, ito po yan. Okay, maliban pa dyan, meron tayong car incentives. Yeah. So, ito, dream incentives. Kung mapapansin nyo, may mga points. So, mamaya, explain ko sa inyo kung paano makuha na mas mabilis. Okay? Ako, nung nag-start po ako, after 5 months po, Fortuner po yung nakuha ko. Fortuner. Okay? So, ito, mabilis po yan. So, ngayon, pakita ko, meron din tayong sports car. Kung hindi ka mahilig sa mga ganyan sedan, meron tayong sports car. Okay, mamaya, explain ko sa inyo. Ito po yung mga sports car namin ay mga super car natin. Ito, meron tayong Audi. Kung mapapansin nyo, meron 1,888 points. So, may explain ko sa inyo kung paano nyo makukuha ng bilis. So, meron din po tayong mga travel. May Hong Kong. Okay, Taiwan. Okay, so meron din po tayong Singapore. So, tomorrow po, baka may mga prospect ko kayo. Tomorrow po, nasa Singapore po ako. Kaya kung may mga prospect ko kayo doon, pamitin po sa amin, o sabi ko, sa inyo po yan. Okay? Pagsasabay sa amin. In Dubai, meron na tayong mga travel. Okay? And then, meron din tayong Italy. And this coming, ano, August, ano, alis na sila. Meron silang Paris. Okay? So, meron na tayong Hong Kong. Mga trip, Hong Kong. Ito nung nagkaroon ng Hong Kong, ito, napunta sila. Nung sa China naman po, ito naman, napunta po sila ng China. Okay? Nung sa Singapore naman po, ito naman, napunta sila ng Singapore. Yan. So, ibig sabihin, totoo yung ating mga travel. Okay, ito, sa Singapore po yan. Okay, Hong Kong. Korea, nung nagkaroon ng Korea, ito, napunta sila sa Korea. Hanggang sa naging, ayan, ito po na yun, hanggang sa naging, Koreano na siya. Ito po yan. So, may mga travel po tayo na libre natin makukuha. Okay, gusto mo ba ng good news? Yes! Okay, good news po. Pwede ka pang kumita, maliban sa mga libreng incentives na makukuha ninyo, pwede ka pang kumita ng 30,000 per day, 210,000 per week, or 900,000 per month. So, paano po ba yan? Ganito lang kasimple. Paano po kumita? Mabilis lang po to. Una, pwede po kayong kumita. Ito po yung punong kita, no? Meron tayong direct selling or retailing. Meron tayong direct sales commission. Meron tayong sales mass commission. Meron po tayong leadership commission. And last one, meron tayong passive sales mass commission. Isa-isa yung muna, ang bibilisan ko. Okay, retailing po. Ganito lang kasimple yan. Pwede po kayong kumita ng hanggang 70%. So, halimbawa to, ha? Calcium ascorbate po, yung anong pinaka-ano namin, Calvin's tea. Okay, ang SRP price po is 995 pesos. Pag distributor price ka, 895. So, ibig sabihin, buy one, take one ka pa. So, ibig sabihin, para mo na lang sa nabili mo, ano? 447. Kaya pag binenta mo yan, binili mo, dalawa, ibinenta mo ng 995. Ibig sabihin, kumita ka magkano? 1,095. Malaki po ba? Malaki? Kasi buy one, take one po tayo. Binili mo distributor, dalawang ibibigay sa'yo. Yung dalawa, ibenta mo ng 995. So, kikita ka ng 1,095. Sobrang laki. Malinaw? Maliban po dyan, yun po ang ano natin, direct selling or nataw na retailing. So, wala pa tayong quota. Okay? So, hindi namin kayo pokotahan. Maliban po dyan, ano pa? Meron kami system na tumatakbo kahit hindi ka nagbibenta pero kikita ka pa rin. Paano yung system niyan? Ganito yan. Ang tawag namin is binary. Pag sinabi mong binary, buy it means dalawa. Dalawa. Halimbawa, ganito po yan. Ikaw to, at tingin natin sa gitna. Okay, meron po yung dalawa. Ang ibig sabihin yung dalawa, left sales group saka right sales group. Ibig sabihin, meron kang pinasok dito sa left, meron kang pinasok dito sa right. Dalawa lang ang pwedeng paglagay, wala na. Left sales group and right sales group. Okay. Ang tawag dyan, direct sponsor, ikaw nag-invite dyan sa dalawa na yan. Okay? And one more, ikaw nag-invite, ikaw nag-invite. Eh, what if ganito? Meron din siyang left sales group, meron din siyang right sales group. Meron din siyang left sales group. Mas mabalis po siya ma-monitor kasi dalawa lang naman. Sila din, dalawa din. And in fact, ikaw mismo, makikita mo rin yung dalawa na. Yung dalawa na kuha niya, mamomonitor mo din. So, madali mo siya i-monitor. Okay, what if ikaw to? Meron ka pa ulit na-invite to, hindi lang dalawa. Eh, paano yan kung Anthony kung tatlo? Simple lang, pwede mo yan i-spawn over dito. O pwede mong ilagay dito, dito, o dito. It depende sa'yo. Ang tawag dyan is spill over. Kasi hindi siya pwedeng pag-ganyan. Kailangan ilalagay mo siya sa kabila. So, ibig sabihin, natulungan mo siya.
Pwede? Yes. Magkakatulungan po kayo kasi dalawa lang ang pwedeng pagkakas. Okay. Para mas maintindihan nyo, para kumikita. Okay. Direct sales commission, ikaw to. Mayroon left sales cost, mayroon right sales group. Pero mana-invite. Okay, ikaw naka-invite yan. Bumili ng platinum. Automatic, you earn 1,000 pesos pag bumili ng package sa platinum. Malinaw? Yes. Okay, one more. Ikaw to, mayroon ka na-invite. Mayroon ka na-invite, no? Bumili po ng platinum package. You earn another 1,000 pesos. Okay? Meron yung left sales group, mayroon right sales group yan. Ikaw ulit naka-invite dito. Ikaw naglagay dito ng tao, ikaw naka-invite. Bumili ng platinum, you earn another 1,000 pesos. Ang tawag ko dyan, direct sales commission. Ikaw mismo ng invite. So, mas marami kang i-invitahin, mas marami kang kikitahin. Kaya ito po, kikita ko kayo unlimited 1,000 pesos. 1,000. Unlimited po yan. Okay, maliban sa direct sales commission, meron kami niya tawag na sales, ano, sales mass commission. Paano ba yun? Kito yan, ikaw to. Meron direct sales group, may right sales group. Bumili ng platinum. Di ba, kikita ka ng 1,000 sa direct sales commission, papasok sa'yo. Another one, bumili ng platinum, kumita ka ng 1,000, di ba? Meron kang 1,000 direct sales commission. So, magkano na kinita mo? 1,000 plus 1,000, tama? 2,000 na. Plus, patingin natin sa gitna, dahil pag sinabing sales match, yung benta niya, yung ma-match. So, good news, meron kang pair, 1,500 pesos. So, ibig sabihin, 1,000 plus 1,000 plus 1,500, magkano kinita mo? Meron kang magkano? 3,500. So another one, meron din siyang left, meron din siyang right. Ibig sabihin, kung may pumasok, eto, nag-invite, nilagay dito. Meron din po siyang direct sales commission. Magkano? 1,000 din ang alaya mo. Tama? Meron din dito. Ang nangyari, may nagpasok din siya. Okay, meron din siyang direct sales commission. Magkano? 1,000. Ang tanong ikaw, may kita ka? Yes. Wala. Sa ibang kumpanya. Pero sa atin, meron kang pair. 1,500. Wow. Malinaw? Another one. May pumasok. Meron siyang direct sales commission, siya naman may clearing. Ganon din ito. May pumasok. Meron siyang direct referral, meron siyang direct sales commission, may clearing. Ang tanong, ikaw, may kita ka dito? Ikaw, may kita ka dito? Ang tanong, ikaw ba nang invite dito? Kilala ka ba niya? Kilala mo ba siya? Pero good news, you earn another 1,500. Ito pa, oh. Another one. May pumasok, meron siyang direct sales commission. May pumasok, meron siyang direct sales commission. Good news, kilala mo ko ba ito? Kilala mo ba siya? Pagkakilala kayong dalawa, ikaw ba nag-invite dito? But you earn another 1,500 pesos. Ang good news po yan ay infinity, tuloy-tuloy. Basta ang usapan dito, every time may papasok sa left, may papasok sa right, pair po yan 1,500. Kung araw-araw may pumapasok, araw-araw din po yan 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Pwede dito. Anthony, paano kung may 10 pumasok dito? 10 dito. May pumasok dito 10. 10 ng 1,500, magkano? 15. Eh, paano kung araw-araw? Eh, di araw-araw yan. 15,000, 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
nakakabaliw, yung leadership bonus. Ikaw to, oh. Yan. Merong group left, tsaka right. Merong ana-invite, masipag matyaga, ang pangalan Anthony. Dahil si Anthony masipag matyaga, meron ako na-invite, nilagay ko sa left, nilagay ko sa right. Meron akong direct sales commission, 1,000, may 1,000 ako. Plus ako, meron akong 1,500. Ikaw, meron? Wala, kasi wala ka naman sa kabila. Pwede mangyari? Yes. Isa lang yung gumana. Ang tanong, ako kita ko, 1,500 ito, meron? Wala. Sa ibang kumpanya, wala. Pero sa amin, meron kang 300 na papasok sa'yo. Yun. Okay, kung mayroon ang tao ko naman dyan, one light program, kahit isang linya lang, nakita ka. Unlike sa pinanggalingan ho namin, hindi ko na sasabihin, ay global. Wala ho ganyan. Yes. Okay? Hindi ko kaya po ng buy the front. Nakuno. Wala ho silang ganyan. Dito, kahit isang line lang, nakita ko. Malinaw? Another one. May pumasok ulit. May pumasok ulit. Kita ulit ako ng 1,500. Ikaw, may kita ka? Yes. 300 pesos papasok sa'yo. So, ibig sabihin, kung araw-araw ako kumikita ng 1,500, ikaw araw-araw ka rin kikita. Ano na lang magiging trabaho mo? Ang trabaho mo na lang, malalangin araw-araw na sana kumita mo araw-araw 1,500. Okay po ba yun? Okay po ba trabaho? Sana po noon, araw-araw siya kumikita ng 300. Kung araw-araw ako kumikita ng 300, haba araw-araw, 1,500, araw-araw.
Kung 10 beses ako kumikita ng 1.5, aba 10 beses ka rin kikita ng 300. Araw-araw. At yan po ay infinity. Kaya wala kang gagawin. Ang trabaho mo ano? Magdasal. Araw-araw. Yun lang po yung trabaho. Okay, kaya pag tinanong ka ng trabaho mo, nagdadasal lang. kaya sa pagkakataon ito, hindi mo yung madasalin, aba magiging prayerful po kayo kasi sa mga tao may likutinin nyo. So sana po huwag nyo po silang pabayaan, ingatan mo sila, maraming ma-recruit, maraming ma-invite. Okay po ba yan? Okay, kaya nga po dito, kung ito kaaway mo, simula mo yun, hindi na. Dapat, mabait ka na sa kanya, ha? Kasi 300 ka rin araw-araw. Ay, yun po ba yan? Okay, ano pa? So, ang potential income, pwede kang kumita ng 3,000 per day. Doon sa taong nirecruit mo. Or pwede kang kumita ng 21,000 or else pwede kang kumita ng 90,000 per month. Si isang tao pa lang. Eh, paano kung saan po kami? 900,000 every month. Malinaw? Yan po ay leadership. Wala pang sales mass. Wala pang direct sales mass. Okay, maliban, ito pa mas nakakabalo sa lahat. Yung tinatawag namin passive sales mass commission. Yung ito, yung tipong kahit hindi ka nang nag-re-recruit, pero still kumikita ka pa rin. Ito po yun. Ikaw to. Meron ka na-invite or sisipag nila dumami. Siyempre, may kaibigan na kaibigan, hindi naman may iwasan na dumami ho kayo. Okay, ito, dumami. Pero ang nangyari, nag-stop na ho sila, hindi na ho sila nag-recruit. Pwede po ba mangyari yan? So ang nangyari po sila ay nagbebenta na lang, gumagamit na lang ng mga product niya. So ngayon ito may question. Lahat ng product na ginagamit nila, pwede maipon? Yes, accumulation. So sa dami ng product na ginagamit, pwede umabot ng 15,000 in a day. Yes. So, ibig sabihin, lahat ng product na ginagamit nila, ganun din sa kabila, ibig sabihin, ang nangyari po dyan, nag-stop na rin. Pero gumagamit na din sila ng product. Answer na lang. Ang nangyari po, nag-produce nyo yun ng 15,000, lahat sila, pinagsama-sama po yan, basta ang usapan, ganito. Sa left sales group mo, pag umabot ng 15,888, sa right sales group mo, pag umabot ng 15,888, automatic magkakaroon po ng pair. So good news po, you earn another 1,500 sa mga product na ginagamit nila. Yes. Malinaw? Pwede po magpalakpakan natin. Yes. Pag gumamit ng product, 1,500. Gumamit ng product, 1,500. Basta usapan, 15,006. 15,006, may 1,500 ka. Kaya kung araw-araw po yan, araw-araw din po kikita yung video. Malinaw? Ito po ay sa mga product na ginamit. E paano kung may na-recruit? 1.5 ulit. E paano kung may gumamit? 1.5 ulit. Gumamit ng recruit? 1.5. Sabali po? Iba po yung kikitain mo sa ginamit ng product na 1.5, iba po yung kikitain mo doon sa mga na-recruit? 1.5. Kaya kung mas marami po yung network mo dito kung na gumagamit, sigurado mo yung 1.5 niya. Malino po ba yan? Yes. Okay? Product mo. So potential income, pwede ito po kayo kumita sa product na ginagamit ha, 15,000 per day. Pwede kang kumita ng 105,000 per week or 450,000 per month sa mga product na ginagamit nila. Sa isang account. And in fact, pwede kang bumili ng tatlong account mo. Yun. So, tatlong beses niya. Pwede ko. Eh, paano kung pito? Eh, di pitong beses ko niya. Eh, paano kung 15? Eh, di 15 ko niya. Mali na po ba yun? Grabe na yan. Kaya wala yung sinalagi kong mindset. Kung yung tinanim, siya nga niya. Mas marami kang tinanim, mas marami kang ani. Mas marami kang account, mas maraming account na kikitain. Mali na po ba yun? Yes. Okay, last one. Okay? So, yung tinatawag namin dream incentives, paano po yan? So, kakailanganin nyo lang ito. Ito lang po yung mga points. So, for 100 points po ngayon, meron po tayong promo. 50 match lang po. 50 sales match lang po. Pwede na po kayong... Ito, ang requirements po talaga is 100. Pero good news po, meron tayong promo. 50 sales match lang po. You can get your own car. So, question. Ano itong mga 40 points nila? Ito, 40 points. Pagdating dito, 60. Ito po ay magbibigay po ng down payment po si JC. So yung down payment po, 119,700 pesos po yung down payment. Si JC Premier po magbibigay ng down payment pag nahit mo yung 50 points or 56 months. So paano po may 56 months? Mamaya explain ko sa inyo. Okay? So ito naman, kailangan mo naman, eh paano yung monthly? Hindi ko magbabayad. Kailangan mo lang ng 46 months. Okay, so 1 year po dito, okay, sa magto-2 years na po ako. Itong kotse ko, ang gamit ko po is more than 1.5 years na po. May 5 rin wala pa ako nilabas ng pera. Kasi dito na po nang gagamit. Malinaw? So, ibig sabihin yung monthly ko, kasi monthly ko dyan, 38,000 eh. So, maski pa paano yung iipunin kong kita na para pambayad na lang sa kotse, hindi na. Kasi binabayaran ng
company. Yes. Subsidies. Nabay niyo po? Nasa-subsidize na po siya. So, ibig sabihin, wala na ako nilalabas ng perang pangbayad ko sa monthly, nakukuha ko na siya ng libre. Marino po ba yun? Walang expenses pagdating po doon sa monthly amortization. Libre mo siya makuha. Basta ang usapan, 40 points. Kung dito naman, 60 points. Kung sa sports car, 70. Or dito, 100. Eh, paano kung may 100 na tao ka sa left, may 100 na tao sa right, nagpo-produce lang po ng platinum 100. So, makukuha mo talaga ito. Madali lang. Mamaya explain ko sa inyo paano. Mabilis ka na. So, one question natin. Gano ba katotoo na may mga tao nagka-hojek? Ito, bagay ito, mga ito. Ito, OFW po sa Singapore. Yan. Ito po, businessman po, Ford Ranger. Okay, lagay na lang po ito. Si Crispy Manansala, Isuzu MUS. Ito po, Nissan Urban po. Siya po, business center ng Hong Kong. Okay? So, bagay na lang po ito. Alfred Manuel po, Super XB. Ito po, Toyota Fortuner. Depende po sa gusto mo ng kotse. Pero still, ang punto ko dito, may mga tao pong nagka-kotse. Ayan. Yan po yung mga tao nagkaroon ng o nakaranas po ng mga kotse po dito sa JC Premier. Lalo po ngayon, mas marami na ngayon. Ito po, may mga sports car. Pag-isipin nila na napakahaba ng moist, hindi kaya yan. Pero still, may mga distributor tayo na karoon. And napakarami natin distributor na nag-qualify po sa karting segment. Okay? And then, ito po yan. Okay? Sige, pwede po ba natin palakpakan? And then, okay. So, meron po dito ang iba. Magpamilya na. Ito, mga pamilyas. Mga Santos family. Sila-sila mismo nagtutulungan kayo dito. Maganda rin po itong family business. Ito, another na kapatid nila. O, balit tatlo sila. O. Ito, o. At kung papapansin nyo, bakit siya may hammer? Tapos, meron pang isang kotse na BMW. So, dito po, pwede pong isa, dalawa, tatlo, apat. Depende sa'yo. Kaya kung mas marami ka nga, mas marami ka sa sasakyan. 14. Okay, so, pwede pong dalawa, tatlo, apat. Ito po, mas matindi to. Labing-apat. Ito, tatlo. Opa, malupit ito. Alam mo, problema niya, hindi na yung mga kotse. Problema niya, parking niya sa bahay. Wala na siya parking. Okay, kaya nga po, napilitan na po ang ating may-ari na maglabas po ng house incentive po dito sa atin. Okay, so yan po. Okay? And ito po, another one. Ito po yung mga tao na nag-qualify po. Okay? So ngayon, meron din po tayo mga house incentive, car incentive. Mamaya, i-explain din po kung meron pa kayong ibang gusto matutunan, i-explain po sa inyo mga sponsor. Ito, medyo madilim. Ito po yung mga tao, mga nagka-cheque. Ito, pinapakita ko hindi para iarabang ipagmalaki. Sila po yung mga tao na nagtsaga, naniwala doon sa mga tao nag-invite. Ito po, 1 week income, 183,000. Kasi tingnan nyo po dito, former merchandiser po siya. Ito naman po, former messenger. Huwag po yung bilang po yung income ang tingnan ninyo. Kasi dati po sila, ito may messenger lang po. Ito po, kinita po, 349,000. Huwag po kayo dito lang tumingin. Kasi bago niya kinita yan, ano ba siya dati noon? Dati po siyang former promo girl. Ano ang promo girl? Ito po, 194,000 isang linggo. Hindi lang yan tingnan mo. Kasi ano ba siya dati? Kasi yung dealer. Yun po yung tingnan nyo. Malay mo, isa ka dito na ako. Oy, doon din ang trabaho ka. Eh, may pangasa para bumili na ganyan kalaki. Ganun lang kasimple. Ito po, 522,000. 1 week income. Kung negosyante ka, negosyante din naman siya. Ito, 784,000. 1 month income. Former computer shop attendees. Okay? Kaya kung meron man dito computer shop attendees, well, makakarelate ito po. Dati po siyang ano, call center planning lead manager. 32,000 isang linggong kita niya. Ito po, 116,000. Huwag ito yung tingnan mo lang. Huwag lang ito tingnan mo. Kung meron man dito housewife, ma'am, housewife. Kung nasa bahay, pwede rin pala ito gawin ng mga housewife. Okay, ito, 141,000. Ang tingnan mo dito, hindi lang ito. Former panadero. And a small time baker. Okay? Ito po, isa sa mga member ko po, sabi ko nga sa inyo, 90% ng member kong OFW. Wow. Ang kinita ito, 2 months lang niya itong kinita. 755,000. But, hindi po yan ang tingnan ninyo. Alam niyo kung bakit? Ganyan Diyos yung malamang kung dapat niyo tingnan. Kasi ito po, nagawa niya ito, 100% online marketing. Wow. Using Facebook! Ibig sabihin, pwede mo pala itong kitain gamit ang iyong Facebook. No? Yun. Yun ang tingnan mo. Ito ngayon, sinabi ko ba kahit hindi na lang ito, 10% na lang yan, magkano? 75,000. Okay na ba yun? Nakita ka sa online, 75,000. Pwede na yun? Online, no meet up. Kaya sa amin, pag nagpo-post kami, hashtag namin,
strictly no meet up. Yun ang hashtag namin. Bawal mo sa amin nakikipag-meet po doon sa prospect. So that's why, ang minimit po namin, mga OFW, ang mga, ang mga nire-report talaga namin, OFW. Alam mo kung bakit OFW? At least walang reason para makipagkita sa amin. Alam mo, magkita mo, saan ka na sa Europe? Kahapoy tayo, kita tayo sa Hong Kong. Okay? So ibig sabihin, pwede po kayo kumita online. Mamaya, may training tayo, 6 PM, konting day na lang, online training mo tayo. Okay po yes. Excited po ba kayo? Yes. Mamaya, ayan, kung meron mo kayong time, attend po kayo. Anyway, I'm done. Tapos na po. Okay? Pero before I end, okay lang po ba tapusin ko sa maikling kwento? Yes. Okay, mabilis lang itong kwento, isang oras na. Meron pong isang, meron pong maglolo. Okay, ito pong maglolo ito, very close po sila. Very close po. So lumapit po tong apo doon sa lolo. Paglapit po ng apo doon sa lolo, ito sabi niya sa lolo, Lolo! Kung talaga magaling ka, kung talaga matalino ka, meron akong ipapahula sa iyo. Hahamurin kita. Ano ba yun ako? Lolo, diyan ka lang, wag mo kayong alis, babalikan kita. So ginawa po ng apo, lumabas po ng bahay, pumunta po doon sa bakura. Papunta niya doon sa backyard, ang ginawa po ng apo, nag-set up po siya ng panghuli ng ibon. Nung nagawa niya na yung panghuli ng ibon, biglang may tumapong ibon. Pagtapo po ng ibon, hinuli niya yung ibon. Panghuli niya doon sa ibon, nilagay niya sa likod na ng sa likod niya. Paglagay niya sa likod, lumapit siya doon sa lolo niya. Yung ibon gustong kumawala kasi, gustong makakawala, pero hinawakan niya mabuti. Nilagay niya sa likod. Paglagay sa likod, lapit siya sa lolo. Ito sabi niya sa lolo. Lolo! Kung talagang magaling ka, kung talagang mahusay ka, hulaan mo ang ibon na nasa likod ko kung patay o buhay. Sabi niya doon sa lolo. Alam mo sabi ng lolo niya ito? Alam mo ako, no? Talagang napakabata mo pa. Pag sinabi ko kasi yung ibon niya, pag sinabi kong buhay, ang gagawin mo sa ibon, papatay mo sa iyong kamay. At papakita mo sa akin, patay! Alam mo ako, no? Pag sinabi ko naman yung ibon niya, pag sinabi kong buhay, ano ka? Dito na. Pag sinabi kong patay, yung higpit mo dun sa ibon, lulugan mo yan. At papalipalin mo sa akin harapan at sasabihin mo sa akin, buhay. Alam mo ako, no? Ang tanging sagot ko dyan sa tanong mo, nasa iyong kamay ang buhay ng ibong yan. Nasa sa'yo kung papatay mo or bubuhay. Tapos ako. Anong moral lesson about this story ko? Wala po na ikwento, wala po. No? Ang moral lesson about this story ko, kompleto po yan. Alam niyo po, no, may sigano kaganda po yung product na pinakita namin sa inyo. May sigano kaganda po yung opportunity na pwede po magpabago ng buhay ninyo. Alam niyo po, nasa yung kami pa rin ang desisyon. Nasa sa'yo, kung papatay niyo po, or bubuhay mo. Dalawa lang po taong pumasok dito, at dalawa lang din po taong lalabas. Positive, negative. Hindi ko po alam kung sino positive, at hindi ko rin alam kung sino negative. With that guys, maraming salamat po sa inyo. God bless, and God bless. Thank you. Kung meron ho kayong mga question, you can ask your sponsor po. Okay?